Kabababa lamang ni Attorney Manuel Madrigal ng eroplano buhat sa New Jersey. Mula sa isang bakasyon, masyado naging hektik ang schedule niya nitong nakaraang balong buwan dahil sa sunod-sunod na malalaking kasong hinawakan niya. Hindi lamang mga criminal cases kundi mga corporate cases din. Pagkatapos ng mga nakakapagod na araw, nakumbinsi siya ni Antoinette ang kanyang long-time girlfriend at fiancé na magbakasyon. Kahit papano nakapag-unwind siya at nakapagpahinga mula sa maraming isipin. May sumundong van kay Antoinette kaya hindi na niya inatid ito sa bahay ng mga to. Siya naman ay pinasundo ng kanyang ina sa driver nilang si Tonyo. Isang advertising executive si Antoinette na nakilala niya rin sa Amerika 5 years ago nang magbakasyon siya roon kasama ang kanyang ina. May magandang trabaho sana si Antoinette sa New Jersey. Pero dahil sa pagmamahal ito sa kanya, may nabuti nitong sa Pilipinas na rin na magtrabaho. Nagtayo ito ng sariling advertising company na nagsisimula na rin makilala ngayon. Meron na siyang sariling bahay sa New Jersey. Pero paminsan-minsan lamang niya pinupuntahan yon. Maging ang kanyang ina ay ayaw rin tumigil sa Amerika. Dahil ayon dito, mas gusto nitong pagsilbihan siya. Kahit matanda na to ay malakas pa rin to at personal na nag-aasikaso sa kanya. Kahit kailan hindi nito pinaubaya sa katulong ang mga personal na pangangailangan niya. Spoiled siya rito pero hindi naman siya mama's boy na nasusunod ang lahat ng gusto niya. Naging masaya naman ang dalawang linggong pagtigil nila ni Antoinette sa New Jersey. Nagsilbi na rin pre-honeymoon iyon para sa kasal nila early next year. Sa loob ng 5 taong relasyon nila, na on and off, wala na marahil siyang maihiling pa. Kaya niyaya na rin niya to na magpakasal na. Anyway, doon din naman tutungo ang lahat. He was 34 and Antoinette was 29. Maganda to at galing sa magandang pamilya. Hindi nga lamang kagaya to ng kanyang inang homebody. Mas gusto nitong magtrabaho at ang karir nito ang nasa unahan ng listahan ng mga priorities nito. Still, he could feel that Antoinette loved him very much. Hindi nito i-give up ang magandang karir sa Amerika at mamimirhimihan sa Pilipinas kung hindi. Ang bahay nila ay isa sa pinakamalaki sa Dasmariñas Village sa May Makati. Masayang sinulubong siya ng kanyang ina sa main front door. Malapit itong mag-70. Pero dahil laging maganda ang suot nito, hindi mahalahalata ang tunay na edad nito. "Kumusta ang bakasyon?" tanong agad dito pagkatapos niyang halikan to sa noo. "Ayos lang mama. Medyo nakakapagod din kasi. Panay ang pasyal namin ni Antoinette." Umupo agad siya sa sofa. Naging seryoso ang mukha nito. "Akala ko ba pahinga ang pinunta mo ron? Magpapagod ka rin pala." Hindi nito maitago ang pagkadisgusto kay Antoinette. Palaging sinasabi nito sa kanya na masyadong moderna ang dalaga. Parang kulay mais daw ang buhok nito at sa tingin nito hindi raw tumarunong mag-alaga ng magiging anak nila. Hindi na lang niya pinansin to. Hindi kaila sa kanya ang pag-ayaw nito sa kanyang nobya. Pero wala naman itong magagawa nang magpasya siyang yayain ng pakasal si Antoinette. After all, he was already at the marrying age. "Magpapahinga lang muna ako, mama. Magkikita kami ni Andres mamayang dinner para mapag-usapan ang mga naiwan kong problema nang umalis ako." Tumayo siya at tinungo ang hagdan. Si Attorney Andres Cardeno, ang partner niya sa Madrigal and Cardeno Law Offices. Kaklase at matalik na kaibigan niya to sa college. Pareho silang top ranking sa bar exam sa batch nila at pareho silang nasa top 5. "Sana pinagpabukas mo na lang ang trabaho. Kararating mo lang iho at hindi ka man lang ba muna kakain? Baka nagugutom ka," anang kanyang ina. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang sumagot siya. "Mama, may mga bagay-bagay na hindi na makakapaghintay. Bukas si Andres naman ang may pupuntahan sa Davao. Kaya hindi kami maaring mag-usap bukas. At saka busog ko ako. I had a heavy lunch na mag-stopover kami sa Hong Kong kanina. Inubos ko pa ang merienda na isinerve nila sa eroplano." Nabubuntong hininga to at kinaway ng isang katulong para buhatin ang maletang iniwan nito sa sala. "Miring, pakisunod mo na nga lang sa sir mo sa kwarto niya tong maleta." Tumalima naman ang katulong. "Opo, senyora." At nagpatuloy siya sa pagdakit sa hagdan. Sinundan ni Felisa ng tingin ng kanyang anak bago siya napabuntong hininga. Ito na ang naging sentro ng kanyang buhay simula nang mamatay ang kanyang asawa.
15 taong gulang pa lamang ang nag-iisang anak nila ng pumanaw to. Nagtungo siya sa kusina para tingnan kung nagsimula na maganda si Aling Emilia ng iluluto para sa hapunan. Naabutan niyang naghihiwa to ng karne para sa kare-kare. Halos kasing edad lang niya to at matagal na nilang kusinera. Sa 5 katulong sa bahay, ito lamang ang kapalagayang loob niya. Ito rin lang ang hindi tumatawag sa kanya ng senyora. Tinatawag siya dito sa kanyang unang pangalan. At dito niya naihinga ang tungkol sa nalalapit na pag-aasawa ng kanyang anak. Tahasang sinabi niya rito na hindi niya nakakasundo ang kanyang mamanugangin. Balo na to. Ang anak nitong si Bentong ay naninilbihan bilang messenger sa opisina ng kanyang anak. Umupo siya sa silya. O bakit malungkot ka? Puna sa kanya ng kusinera habang patuloy na naghihiwa ng karne ng baka. Dumating na si Manuel pero parang lukot pa rin ang mukha mo. Bukas mo nalang iluto niyang kare-kare, Emilia. Hindi kakain dito si Manuel. Malungkot na sabi niya bago siya nagbuntong hininga. Napatigil ta sa ginagawa. Aba bakit? Ilalabas daw siya mamaya at may meeting. Natawa to. Kaya pala nagmamarikulyo ka na naman. Kaya binibiro ka ng anak mong nagsa second childhood na eh. Pagbibiro nito. Ang sinasabi ko lang naman, bigyan niya ng panahon ang kanyang ina. Kadarating lang niya mula sa Amerika, aalis na naman siya. Maano bang saluhan niya naman ako maghapunan? Napatingin lang to sa kanya. Iinit mo na lang ang natirong ulam kaninang tanghalian at sa garden na lang ako magdidilig ng halaman. Tumayo na siya. Pasado alas 8 ng gabi ay kaharap na ni Manuel si Andres sa isang mesa sa isang fine dining restaurant sa Makati. Sa loob ng 8 taon nila bilang partner sa law firm, wala pang sigulot na nangyari sa pagitan nila. Equal ang ownership nila sa firm. How's the office? Tanong agad niya rito at nagsimula na silang kumain. Okay naman, may 3 bagong kasong tinanggap natin. Yung medyo mag-aan ibinigay ko na kay Attorney Alejar. Pagtig-isahan natin yung 2 at parehong criminal cases. Anak ni Congressman yung isa, homicide. Yung isa naman anak ng isang kolonel. Allegedly sangkot sa isang gang rape. Iliwan ko pareho kay Millet ang files para mapag-aralan mo. Yung kaso ni Bermudez dismissed na. Pinadalhan kanya ng 3 bote ng alak na mamahalin and 2 tickets for Hong Kong. Natawa siya. Wala tayong kahirip-hirip sa kasong yun. Say na lang, yung tickets for Hong Kong. Kahit naman ibigay ko kay mama yun, hindi rin siya aalis. Nahihilo raw siya sa eroplano. Ang huling biyahe niya 5 years ago pa sa New Jersey. Uminom siya ng red wine. Ipasyal mo naman si Lori. Your wife deserves a break. Yun nga saan ang bala ko, panyero. Nagtatampo na siya. Bago magsimula ang hearing ng bagong kaso ko at medyo nakaluwag-luwag ang schedule ko, ipapasyal ko siya. Salamat sa 2 tickets, ha? Kung ano-ano pang problema, solve at unsolve ang ibinalita nito sa kanya. Sinadya nitong huwag siyang tawagan o mag-email sa kanya para masulit daw ang kanyang bakasyon sa Amerika. After 2 weeks of worry-free world, ngayon ay tabak na naman ang maraming kasong dapat nilang harapin. Pagkatapos ng mga usaping business, personal naman ang kanilang pinag-usapan. Nag-enjoy ba kayong mabuti ni Antoinette sa bakasyon nyo? Oo naman. Pinagluto ka ba niya while you were there? Alam mo namang wala sa vocabulary ni Antoinette ang pagluluto. As usual, puro restaurant at takeouts kami. Dapat turuan mo rin siya maging taong bahay. Kaya si Tita Felisa medyo asiwa sa kanya eh. Si mama nga pinoproblema ko. Baka pag mag-asawa na kami ni Antoinette, mahirapan akong pagkasunduin silang 2. Babaeng pambahay ang hinahanap ni mama. Aba, hindi maaalis sa mama mo na mag-worry. Inalagaan kanya sa mahabang panahon. Siyempre gusto niyang makasiguro that you'll be in good hands once na magpakasal ka na. Antoinette will make a good wife, I'm sure of that. Not in all aspects. You don't like her, do you? I do. Yeah, I like her for you. You two are perfect match. Pareho kayong matalino. Guwapo ka at maganda siya. It's just that people like us need somebody who should be in the house pag uwi natin. Mag-aalaga, magluluto, mag-aasikaso. Yun ang punto ng mama mo. Kaya ba si Lori ang pinili mo sa dinami-rami ng naging girlfriends mo? I must say yes. She may be not as beautiful as the others pero masasabi kong she's a perfect wife. And I love her for that. I also love Antoinette. Hindi naman kami magtatagal ng 5 taon if I don't, right? Tumangol lang ito. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan nila nang may maalala to.
Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo. For sale ang hasyenda La Carlota. At nalaki ang kanyang mga mata. What? How did you know? Nabasa ko sa Manila Bulletin noong linggo. 50 million na minimum bid. Naging seryoso siya. 50 million lang? Murang presyo kung pagbabasehan ang mga kwento mo sa akin tungkol sa asyenda. Hindi ba't mahigit 100 ektarya ang nasasakupan ng asyenda? Baka naman palugi na kaya binibenta na lang ng mura. Walang sino man ang may karapatang magbenta nun. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to, Andres. I'll get what is ours. At panahon na marahil na maibalik na sa amin yun. Just gather all the pieces of evidence at presto, mababalik sa'yo ang Hacienda La Carlota. Exactly. I will do just like that. Panahon na para harapin ko si Don Artemio Zaragoza. So, when do you plan to go there? As soon as possible. Sinong contact person? Attorney Maynard Alejandro or Elsa Zaragoza. Kung may Manila Bulletin kayo sa bahay last Sunday, nasa classified ads yun. Elsa Zaragoza? Sino kaya yun? Kaano-ano siya ni Don Artemio Zaragoza? Baka anak. Ang alam ko'y nag-iisang anak ni Don Artemio na namatay yun sa isang car accident tung binatilyo pa lang. Mas matanda sa akin yun ng 3 taon. Hindi mo pa rin talaga malilimutan ang Hacienda La Carlota, no? Andres, di ba't naikwento ko na sa iyo ang buong istorya? Napaka-importante ng Hacienda La Carlota sa mga magulang ko. Minanapay ng papa ko sa kanununuan niya. At ang pinakamasakit, namatay ang papa kong dala sa dibdib niya ang hinanakit na nawala ang asyenda sa kanya nung ganun-ganun na lang. 2 years ago ko lang napag-aralang mabuti ang deed of sale na di umani pinirmahan ni papa. At nalaman kong fake ang mga dokumento. Ang di kong kailan nagpirmahan ng deed of sale ay nang panahon nasa ospital si papa dahil sa stroke. He could have recovered from that stroke kung hindi niya dinamdam ang ginawa ni Don Artemio. Kung nasa tamang huwisyo lamang si papa noon, naikwento sana niya sa amin ang nangyari. Kung bakit bigla na lamang nakamkam ni Don Artemio ang aming mga lupain. Ang sabi lang ni Mama nabanggit daw sa kanya ni Papa noon na gustong bilhin ni Don Artemio ang aming asyenda. Eh bakit ngayon mo lang naisipang ipaglaban ang karapatan mo? Hindi ba't nag-hire ka pa ng private investigator to personally look after that case? Tumango siya. Hinintay ko lang ang tamang pagkakataon. Hindi naman ako tumitigil sa pag-alam kung anong nangyayari sa asyenda. Kaya lang, napabayaan ko nito mga nakaraang buwan sa sobrang dami ng aking iniintindi. But if I only had known since the start na fake ang mga dokumento, kahit hindi pa ako ganap na abogado, naipaglabang ko sanang karapatan namin at tsak na matagal lang nakulong si Don Artemio. But it's not yet too late. Siguro may dahilan ang Diyos kung bakit umabot pa sa ganito ang lahat. So ibig sabihin magiging busy ka at kailangan mo munang i-cancel ang trip namin ni Lori sa Hong Kong. Pwede kaya? Of course, naman ikaw pa. At saka may outbreak daw na kung ano ngayon dun. Tsaka na ayaw din ni Lori na pumunta ron. Nakakatakot bumiyahe. May stay in Bacolod won't take very long. With all the pieces of evidence na hawak mo, kaya mong mabawi ang asyenda in a snap. Yes, yun ay kung hindi pa abutin na Don Artemio sa korte ang lahat. Nothing can stop me from getting the property. Tuso si Don Artemio. At siguradong ilalaban niya ng patay ng Hacienda La Carlota. Pagbalik niya sa bahay, inigtuli agad siya sa kwarto ng kanyang ina. Nagbabasa to ng Biblia. Agad na hinalikan niya to sa noo. Kumain ka na? Hindi ko muna pinaluto ang paborito mong kare-kare. Bukas na lang. Dine ang pinuntahan ko, Mama. Imposible namang hindi pa ako kumain. Binunto na niya ng malutong na tawa ang kanyang sinabi. Bago niya niyakap to dahil alam niyang magtatampo na naman to sa sinabi niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang Bibliyang hawak nito at inilagay sa bedside table. May sorpresa ako sa iyo, Mama. Ano yun? Maibabalik na sa atin ang Hacienda La Carlota. Nanlaki ang mga mata nito. Paano? Naisampa mo na ba ang kaso laban kay Artemio? Hindi pa, Mama. At sa tingin ko hindi na kailangan pang isampa ang kaso. Anong gagawin mo? Dadaling ko ang mga papeles doon at iaharap kay Don Artemio at sa abogado niya. May isa pa raw na contact person in the name of Elsa Zaragoza? Kilala mo ba siya, Mama? Hindi. Baka kamag-anak ni Artemio. Napatimbagang siya. Muli na alala niya ang kawalanghian ni Don Artemio Zaragoza. Anak, paalala ko lang sa'yo ha. Wala kang dapat gawin kundi ang maibalik sa atin ang asyenda.
yun na lamang nag-iisang tagapagpaalala ng iyong papa. Isa pa, ilang henerasyon na ang pinagsalina ng asyenda na yun. Kung balak mo pang magiganti kay Artemio sa ibang paraan, kalimutan mo na. Hindi siya sumagot at hinilikan niya ulit ang ina at lumabas na ng kwarto. Ang nasa sariling kwarto na siya ay binalik niya sa alaalang asyenda noong kanyang kabataan. Ang asyenda ay pinangalan sa isa sa mga bayan ng Negros Occidental. Inina sa kalagitan ng Bacolod City. Malaki at dating maunlad. Ang kalapit na asyenda ay ang asyenda Zaragoza. Pag-aari ng matalik na kaibigan ng kanyang papa na si Don Artemio Zaragoza. Nang namatay ang kanyang papa, basta na lamang sinabi ni Don Artemio na pinagbili na raw ng kanyang papa ang asyenda La Carlota nito. Kaya nalaman niyang hindi legal ang pagbebenta ng lupain dahil sa isang signature expert na nagsabing fake ang deed of sale. Kaya lamang hindi niya kaagad na asikaso to dahil sa sunod-sunod na kasong kanyang hinawakan. Pero this time, hindi na niya mapapayagang maging komplikado ang proseso. Hindi pwedeng mapasalin ulit sa ibang kamay ang asyenda La Carlota. Alam niyang hindi kailanman maaaring ipagbili ng kanyang papa ang asyenda. Hindi nila kailangan ng pera. Hindi na nga lamang ay pagtapat sa kanya ng kanyang ama ang totoong nangyari dahil hindi na ito nakapagsalita pagkatapos itong ma-stroke at na naging kamalian ng kanyang mama. Itinago agad nito ang mga papeles na hindi malang ito kumukonsulta sa abogado. He was too young then kaya wala siya nagawa. At dahil sa sobrang sama ng loob, iniwan nila ng kanyang mama ang Bacolod City. Malaki pa rin naman ang kayamanang naiwan ng kanyang papa. Dalawang bahay nila sa Maynila. Isa sa Santa Cruz na ngayon ay pinagawa nilang commercial building at ang isa ay ang tinitirhan nilang mansyon dito sa Dasmariñas Village. Baliwala ang lahat ng ari-arian niya ngayon. Pati na rin ang bahay niya sa New Jersey kung ikukumpara sa alaala ng asyenda La Carlota. And he was going to do what it would take to get the property back. Kinabukasan, nagpakuha agad si Manuel kay Millet ng plane ticket patungo sa Bacolod. Nabigla si Antoinette nang tawagan niya ito sa telepono. Why so sudden? Tanong nito. It's important at saka ko nalang ikukwento sa iyo ang lahat pagbalik ko. When are you coming back? In a week or two? Depende sa magiging takbo ng pangyayari. If it's already settled, I'll send for you. Magugustuhan mo ron for sure. What time is your flight? 6 p.m. Can we have lunch today? Mamimiss kita eh. I'm sorry, sweetheart, but I have a lot of paperwork to do. Nagpo-order na nga lang ako ng pagkain sa restaurant eh. Dito na ako kakain. Wala si Andres kaya marami akong aasikasuhin before I leave. Okay, I'll wait for your call then. I love you. I will call you up. Bye. Buong maghapon ay inayos niya ang mga papeles sa dapat ayusin. Ang mga gamit niya papunta sa Bacolod ay dinala na niya kaninang umaga para hindi na siya bumalik pa sa bahay. Katakot-takot na instruction ang iniwan niya kay Millet. Mabuti na lamang at efficient ang kanyang secretary. Huwag mo kalilimutang ipamail kay Bentong ang mga ito ha. Inabot niya rito ang isang katerbang demand letters. Sabihin mo kay Attorney Melendres at kay Attorney Garcia. Bahala na muna silang umaten sa preliminary hearings na nakaset for Wednesday and Friday. Kay Attorney Mendoza naman, pakibigay na lang itong message ko. Hindi ko siya makontakt. Kailangan makapag-file agad siya ng motion for reconsideration sa kaso ni Almendra na na-dismiss. I don't think tama ang desisyon ng fiscal. Narin lahat ng comments ko at bahala na siya mag-elaborate. Tatalikod na sana to pero may inihabol pa siya. Dadaling ko ang laptop ko. I want you to send me important messages via email. Kung rush naman, i-text mo na lang ako. But I'm not yet sure kung may cell site doon. Masigurado kong email na lang. I want everything reported para masolusyonan agad. Anyway, babalik naman si Andres sa makalawa kaya hindi ako masyado mag-aalala. Tango lang naman to ng tango. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat pagkatapos ng lahat ng kanyang instruction. I'll make it up to you, Millet. Marami na akong utang sa'yo. Hayaan mo kapag nakapasa ka sa bar, I'll make you one of my staff lawyers immediately. Sir, kailangan ko pa mag-refresher course. Tatlong takes na ako sa bar. Parang hiyang-hiya to. At nakuha pa niyang magbiro. Hindi bale, you're an efficient secretary. May dadaiging kang abogado at alam mo ba yun? Sir naman eh. Biro lang. E di kumuha ka ng refresher course. Paano ko gagawin yun samantalang hindi na ako maganda ugaga sa dami ng trabaho rito? Magpatulong ka sa mga researchers natin at sa mga nag-OJT. Sir, busy rin sila.
Huminga siya ng malalim. Okay, magpa-ads ka at kumuha ka ng assistant mo para yung mga hindi mo na dapat ginagawa siya ang gagawa. Nakahinga to ng maluwag. Talaga sir? Gawin mo na at baka magbago pa ang isip ko. Sa sobrang tuwa, ay niyaka pa. Siya nito. Chapter 2. A quarter to 5 ay nakapasok na siya sa departure area ng Manila Domestic Airport. Isang maliit na maleta lang at portfolio na galaman ng mahalagang papeles ng Hacienda La Carlota ang kanyang dala. Magkahalong pananapig at takaba ang nararamdaman niya habang palapit ng palapit ang muling pagtuntong niya sa Hacienda. Agad siya nag-check-in sa isang hotel pagdating niya sa Bacolod. Tinawagan niya sa cellphone si Attorney Maynard na nakuha niya sa classified ad section ng Manila Bulletin. Ang abogado muna ang gusto niyang makausap bago ang kung sino mang Elsa Zaragoza na naroon din sa dyaryo. Agad naman niyang nakontak ang abogado. I'm interested in Hacienda La Carlota. Sabi niya nang magtanong to kung sino siya. Hindi mo na siya nagpakilala. Can we meet personally over dinner? I'm at Mercury Hotel. Okay, what time? 8, I'll be at the coffee shop. See you then, malapit lang ang bahay ko sa Mercury. Ang coffee shop ng Mercury Hotel ay nagsiserve din ng dinner. Kaya doon na rin siya kumain. Like dinner ang in-order niya. Vegetable salad, mashed potato at ilang slice ng beef teriyaki. Natuto siyang maging semi-vegetarian kay Antoinette. Magana siyang kumain nang may lumapit sa kanyang pandaking lalaki. Naka-gray long sleeve shirt ito at inirnohan ng yellow gold necktie. Gray din ang pantalon nito. Attorney Maynard Alejandro? Ikaw yung tumawag sa akin? Tumayo siya at nakipagkamay siya rito. Yeah, please. Have a seat, attorney. Humingi siya ng paumanhin dito dahil nauna na siyang kumain. I'm sorry, I had to order my food early. Galing pa ako ng Manila and I'm already starving. It's okay. Mag-order ka na rin, attorney. No, thank you. I'll just have coffee. I was already eating at home when you called up. Kinawayan niya ang waiter at sinabi ang order ng abogado. Ngumiti ang attorney. Kanina pa tayo nagkausap pero you haven't told me your name? Oh, pinunasan niya ang table napkin ng kanyang bibig. I'm Manuel Attorney. Attorney Manuel Madrigal. Madrigal? Nanlaki ang mga mata nito. How are you related to Don Augusto Madrigal? Ngumiti siya. I'm his son. I'm the only son of Don Augusto Madrigal. Ikaw si Manuel? I don't believe this. Bagito ka pa nang umalis kayo ng Bacolod. Bagito ka pa nang ipagbili ng iyong papa ang Hacienda La Carlota kay Don Artemio. At abogado ka na rin pala ha? Panyero? Hindi pa ako ganap na abogado nang umalis kay Rito. Hindi pinagbili ng papa ko ang Hacienda kay Don Artemio Attorney. Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Buhay pa ba ang abogadong gumawa ng deed of sale sa pagitan ni na papa at Don Artemio? Tuwingin ko siya at matagal siyang patay. Ano bang... Marahil nga hindi mo alam, attorney. Binuksan niya ang kanyang portfolio at pinaliwanag sa abogado ang lahat. Naniloko lamang na Don Artemio ang kanyang papa at fake ang mga dokumento dahil sa petsa ng pagpirma ng deed of sale ay kasalukuyang comatose ang kanyang papa. Baka sa anyo ng attorney ang di pagkapaniwala sa kanyang sinabi at sa mga pinakita niyang mga papeles. This is insane, sabi nito. And I can't believe this, dugtong pa nito. Sabihin nilang nating iniisip ko na lang na totoo ngang ipinagbili ng papa ko ang Hacienda at pinag-ipunan ko pa ang pambili nito kung sakali. Ngayon nakaipon na ako at kaya ko nang bili ng Hacienda La Carlota. Pinag-aralan ko ang mga papeles. I saw loopholes. Maraming loopholes na nagpapatunay na walang bentahang naganap. My father was a true friend to Don Artemio. Sinamantala niya ang kabaitan ng papa ko. At ang nagkasakit si papa, inakala niyang wala na pag-asa makarecover pa ang papa. Gumawa na siya ng kababalaghan. Ang hindi nila masyadong nalinis ay ang mga papeles. I understand your position pero biglang abogado ng mga Zaragoza na matagal na nanungkulan sa kanila. Katungkulan ko rin na marahil ang protektahan si Elsa. Hindi ko kinu-question ng mga papeles na dala mo, attorney. Pero mas mainam siguro kung ako bilang abogado ni Elsa ay gumawa ng sariling hakbang. At kung sakaling talagang mapapatunayan nating talagang walang bentahang naganap, I'm sure wala kang magiging problema kay Elsa. At nasaan si Don Artemio? Hindi mo ba alam 3 taon na siyang patay? Nabigla siya. Hindi magiging kumpleto ang paghihiganti niya kung wala na si Don Artemio.
Si Elsa nag-iisang tagapagmana ng mga iniwang ari-arian ni Don Artemio dahil patay na nga ang kaisa-isang lehitimong anak niya. Nakabawi siya sa pagkabigla. Sino si Elsa? Kaano-ano niya si Don Artemio? Anak siya ni Don Artemio sa pagkakasala sa isang trabahador sa Hacienda Zaragoza. Itinago niya to ng matagal pero nang mamatay si Doña Victoria, kinupkup na niya si Elsa at ang ina nito. Ilang taon na si Elsa? 25. At bakit ibinibenta ni Elsa ng Hacienda La Carlota? Nakasaad yon sa huling testamento ni Don Artemio. Dahil alam niyang baka dumating ang panahong malalaman ko ang katotohanan. Matalino si Don Artemio. Kung ibibenta nga naman ang Hacienda La Carlota, mahirap na naming mabawiin kung sakali. Pero mangyari man yun, it will take a lot of time at napakaraming dadaan ng legalities. He's a devil. A real devil. Hindi niya maitago ang pagkamuhuy sa matanda kahit na nasa kabilang buhay na to. Mabait na bata si Elsa. Anang attorney. Hindi siya ang tipo ng taong mahilig sa material na bagay. Sakto na niya, kontento na siya sa maliit na eskwelang pinatayo niya sa loob ng Hacienda La Carlota. Isa siyang preschool teacher. At ang kanyang ina? Patay na rin si Dolores, 5 taon na nakakaraan. Nauna siya ng 2 taon kay Don Artemio. At ang pagkakaalam ko, ayaw sana makisama ni Dolores kay Don Artemio. Kaya lang wala siyang nagawa at ayaw niyang mapahiwali kay Elsa. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Gusto ko makita ang Hacienda La Carlota sa lalong madaling panahon, attorney. Wala akong tutol sa anumang gusto mong gawin. You can conduct your own investigation and I already had mine 2 years ago. Huwag ka mag-alala. Tingin kay wala tayong magiging problema kay Elsa kung sakali. Ang gusto ko lang ay masigurong tama ang sinabi mo. If you don't mind, gusto kong humingi ng kopya ng mga papeles na yan so that I could study them tonight. Sure, I have 3 sets of them. Binuksan niya ang kanyang portfolio at ibinigay ang isang set dito. Nagkamay sila bago sila naghiwalay. Tinawagan niya agad ang kanyang ina nang makabalik na siya sa kanyang hotel room para ibalita dito na napag-usapan nila ng abogado ng anak ni Don Artemio. Tuwang-tuwa to. Salamat na matwala na kung ano-ano pang masamang mangyayari. Ngunit hindi ganun kadali para sa kanya ang lahat. Kung wala na si Don Artemio, sisiguraduhin niyang may magbabayad sa kawalang hiyang ginawa nito sa kanyang papa. At hindi pa man niya nakikita si Elsa Zaragoza, siniguro na niya sa sarili ito ang pagbabayari niya ng malaking utang sa kanyang ama. Kahit sa anong paraan. Maaring ipaalis niya ang eskwelahan dito sa loob ng Hacienda La Carlota. Maaring bilhin niya ang Hacienda Zaragoza sa presyong hindi dito kayang tanggihan. Maaring gantihan niya ng personal ang babae kung kakayanin ang kanyang sikmura. Paiibigin niya to. At pagkatapos tatalikuran na parang basahan. Kasi hudang pangit pa siya. Sabi ni Tony Alejandro, mahal na mahal daw ni Don Artemio ang anak nito. At kung matutupad ang kanyang balak, tsak na hindi mapapakali ang kaluluwa ng Don sa mang sulok ng impyerno naroroon ito kapag nagdusa na ang anak nito. Gusto niyang matawa sa kanyang mga naiisip ni hindi pa nga niya nakikita si Elsa Zaragoza na yun. Paano kung kamukha pala to ni Bakekang? Could he take her? Mas maganda nga siguro kung pangit to. Mas madaling mapapaibig at mapapaluha niya to pagkatapos. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina. Na huwag siyang gagawa ng anumang pagsisisihan niya pagdating ng araw. At lalong-lalo, huwag siyang manluloko at maglalaro sa damdamin ng mga babae. But Don Artemio deserves all the miseries, kahit nasa impyerno na to. At kung ang magiging dahilan ng hindi pagkatahimik ng kaluluwa nito ay sa impyerno, ay masaktan ng anak nito, sasaktan niya to. Pagkaraan ng 3 araw, nagkita sila ulit ni Atty. Alejandro. Seryoso ang mukha ng attorney. Katatanggap ko lang kaninang umaga ng comprehensive report ng investigador na kinuha ko. Nalaman kong totoo lahat ng papelos mo, panyero. Napailing to. I could not imagine na magagawa ni Don Artemio ang ganung kalaking anomalya. I told you serve a devil. Maanghang na sabi niya. So can we go now to Hacienda La Carlota? Hindi ko pa nakakausap si Elsa tungkol dito. Pero alam ko namang mauunawaan niyang lahat kapag piniliwanag ko sa kanya ng maayos. Siya na nagmaneho ng Pajero na inirentahan niya sa hotel. At habang papalapit sila sa Hacienda, punong-puno ng sari-saring emosyon ng kanyang dibdib. After 18 long years ay makakatapak siya ulit sa lupang kanyang kinalakhan. At sa loob ng panahong inilagi niya sa Maynila,
palagi pa rin naaalala niya ang asyenda La Carlota. Mahigit 20 kilometro ang layo ng asyenda mula sa Bacolod City proper. At nang natanawan na niya ang mataas na bakal na gate, kung saan nakaukit ang malalaking letra ng asyenda La Carlota, parang may bumukol sa kanyang lalamunan. How he missed the place. Kung hindi lang niya napigil ang sarili, baka umiyak na siya. Lumunok siya para matanggal ang pananakit sa kanyang lalamunan. Wala pa rin namang ganong nabago sa asyenda, anang attorney. Na-renovate nga lang ang mansyon bago namatay si Don Artemio. Wala naman sa loob na sumagot siya. Ipapabalik ko yun sa dating anyo. Gusto kong ibalik ang alaala ni Papa sa mansyon. Demonyo ka talaga, Artemio Zaragoza. At natitiyak ko, demonyita rin ang naiwan mong lahi. I'll see to it na mabubulabog ang kaluluwa mo sa impyerno sa gagawin ko sa anak mo. Umasok sila sa gate at natambad sa kanyang pamilyar na malalaking puno na manggang papasok sa kalooban ng asyenda. May nakita siyang mangilang-ilang taong gumagalaw sa paligid. May naglilinis. May nagdidilig ng mga halaman. Totoo ang sinabi ng attorney na wala pa rin gaanong nabago sa asyenda. Ang tinubok nila ay ang daan patungo sa mansyon. Nakita niya ang malaking pinagbago nito. Ang exterior nito maging ang kulay nito ay naging makabago. At labis na nasaktan na kanyang puso para sa kanyang papa at mama. Agad siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa mansyon. Narito pa kaya ang mga dati naming katulong? Tanong niya nung naramdaman niyang nasa likod na niyang attorney. Sa mga trabahador siguro ay may mangilang-ngilang pang naiwan. Pero dito sa bahay, palagay ko'y wala na sila rito. Ang natatandaan pong katulong ng papa mo noon ay si Pedring. Kinuha na siya ng anak niyang nasa Iloilo. At ang mayordomo naman ninyo na si Aling Bilin, kailan lang namatay dahil sa katandaan. Nanggalit ang kanyang mga bagang. Kung nalaman agad sana niyang fake on deed of sale, sana noon pa sila nakabalik dito. He was so careless na napabayaan niya ang pag-asikaso sa asyenda dahil sa kanyang sariling profesyon. Tinipik siya ng attorney sa balikat. Halika na Manuel, baka nasa eskwela na si Elsa. Kausapin na natin. Tumalima siya at sa gawing kaliwa ng binaybay nila ay halos 1 kilometro ang nilakad nila. Bago tumambad sa kanyang mga mata ang maliit na building na may nakasulat na Hacienda La Carlota Learning Center. Nakita niya mga batang nakapila para sa flag ceremony. Isang babaeng nakatalikod. Nasa tansya niya ay may taas na 5 feet 6 inches. Mahaba ang buhok na halos umabot sa pupitan nito. Nakasuot ng itim na palda at blouse na light yellow. Ang nilapitan ng attorney, magaganda ang binti nito at napahanga siya ng luminunto. Isang napakaganda at napakaamong mukha. What's a beautiful girl doing in this place? He had been into different places, practically all over the world. Pero ngayon lang siya humanga sa isang kakaibang ganda. Agad nang umiti ang babae kay Attorney Alejandro at magalang na bumati. Good morning po, Attorney. Alanganing umiti ito, pagbaling ng tingin ito sa kanya. Magandang umaga rin sa iyo, Elsa. Stunned siya. Siya si Elsa? Hindi siya makapaniwalang ganito kagandang anak ni Don Artemio. Mas magiging masakit para kay Don Artemio kung mapapaibig niyang anak nito because she was very pretty at parang hindi ka dapat nalokohin. Ano pong maipaglilingkod ka sa inyo, attorney? Magalang uling tanong nito bago na iyang tumingin ito sa kanya. Si attorney Manuel Madrigal ang kasama ko at may importanteng bagay na sasabihin siya sa'yo. Tumanguto ng bahagya at tila napaurong na pagmasdan pa niya to. Na parang nanood sa kaibuturan nito ang titig na iginawad niya rito. Naging transparent ba rito ang galit sa mga mata niya? Kung pwede po, pakihintay ako sa opisina. Tatapusin lang po namin ang flag ceremony. Ngumiti si Attorney Alejandro dito at iginaya siya patungo sa isang maliit na kwarto. May isang mesa sa sulok at dalawang guest chair sa harapan nito. Nagikot-ikot siya. Sa totoo lang ay nag-enjoy siyang tingnan ang mga charts at posters na pambata. Ito ang pinaka-principal's office nila. Sabi ng attorney bago ito naupo sa guest chair. Napansin niya ang 6 na piraso ng tasang nakataob lahat sa platito na nasa paligid ng isang maliit na airpot at natuon ang pansin niya sa isang bahagi ng kwarto kung saan nakasabit sa dingding ang iba't ibang larawan ng mga bata kasama ang 3 teachers kabilang sa Elsa. May kung anong kutob na naramdaman niya kanina para sa babae pero agad niyang pinawi yon. He was there with the purpose and he all needed to do was to get even with Don Artemio Zaragoza at the expense of his daughter.
Napalingon siya nang marinig niya ang boses ni Elsa papasok sa pinto. Sorry po kung nakapaghintay ko kayo. Makukulit po kasi ang mga bata. Dire-diretso ito sa mesa at umupo sa maliit na office chair. Kape ho? Kay Atty. Alejandro ito nakatingin. Tila naiilang itong tumingin sa kanya. Nakaupo na siya sa isang guest chair sa harapan ng mesa nito. Sumagot siya. I want my coffee black. Tumayo si Atty. Alejandro. Ako na maghahanda ng kape natin. Sa tinura nito ay parang naalangan ito sa tono ng kanyang pananalita. Inagapan ng babae ang kamay nito. Ako na pang bahala, Atty. Wika nito at tumayuto at tinungo ang airpot. Hindi niya napigilan ang mapatingin sa dako nito habang nagtitimplato ng kape. Paano ngang isang napakaganda? Napakakinis na babae na padpad sa lugar na to. Alam niyang maraming magaganda sa Bacolod pero talagang kakaiba to. Ang mukha nito'y animoy sa isang berhen. Maliit na binagayan ng pinong ilong. Tantalizing eyes na may mahahabang pilig. Magandang hugis ng mga kilay. Mapupulang labi. Sa buhok pa lamang nito ay may dadaigin na itong commercial model ng shampoo. Mahaba na isinumping sa magkabilang tenga. Simpleng pearl earring ang suot nitong alahas at isang tiny wristwatch na bumagay rin sa muting braso nito. Pati ang dainty toe nito ay hindi nakaligtas sa kanya. Malinis na malinis ang pudpud na kuko nitong nakalitaw sa strappy leather sandals nito. Hindi pa man ay naiinip na siya sa maaring mangyari sa pagitan nilang dalawa. And for the first time na naging sila ni Antoinette, ngayon lang siya na-attract ng gusto sa isang babae. Aminado naman siyang marami pa siyang ibang flings, lalo na kapag nasa labas ng bansa ang kanyang kasintahan. That was but normal para sa isang tulad niyang tinitingala sa lipunan. Lapitin siya ng mga babae, kaya nga tuwang-tuwa si Antoinette when he offered her marriage. Matagal hinintay nito ang kanyang proposal. Bahagya pa siya nagulat nang iabot sa kanya ni Elsa ang kanyang kape at hinulin niya ang mailap na mga mata nito. Agad na tumangoto. Hard to get? Sabi ng kanyang isip. Nang nakaupo na lit ito, sa silya nito ay saka nagtanong. Ano nga po yung mahalagang bagay na sasabihin niyo, Atty.? Kay Atty. Alejandro to nakatingin. Huminga muna ng malalim ang Atty. Bago to nagsalita. Hindi mo marahil ikakatuwa ang bagay na to pero itong katotohanan, Elsa. Si Manuel Madrigal, ang totoong nagmamayari na nga siya ang dala kay Lota. Napatingin ang babae sa kanya. Sinamantala niya yun para magsalita. Niloloko ng papa mo ang papa ko. Dinaya sa madaling salita. Pinaikempirma niya para palabasing binenta niya ang asyenda sa papa mo. At narito ako para bawiin ang propiedad. Inilabas niya ang mga papeles na nasa briefcase. Narito lahat ang mga ebidensya. Pwede nating paratingin ito sa husgado kung hindi ka naniniwala. Pero nagpa-imbestiga na rin sa Atty. Alejandro on your behalf. At napatunay niyang tama ang sinasabi ko. Ngayon hindi nito tilingnan ng mga papeles. Nanginginig ang boses ito na magsalita to at tumingin ito kay Atty. Alejandro. Ilang saglit pa inakita niyang tumutulo na ang mga luha nito. Authentic ang lahat ng papeles niya, Elsa. Peke ang pirmang ginamit on behalf of Don Augusto Madrigal sa Didao sale at ang date na pirmahan ay kasalukuyang nasa comatose stage, si Don Augusto dahil sa stroke. Kaya Elsa, pinigil ng babae iba pang sasabihin ng Atty. Hindi po ako makikipaglaban sa korte o ano pa man, Atty. I'm willing to give up La Hacienda, La Carlota sa tunay na nagmamayari. Humarap to sa kanya. Kung ano man ang nagawa ng papa ko sa'yo, sana mapatawad mo siya. Panay ang pahid na ginagawa nito na sa pumapatak na mga luha mula sa mga mata nito. Naging matalim ang kanyang titig at matalas ang kanyang sagot. Forgiveness is not enough para sa kawalanghiyan ng iyong ama. My family suffered a lot, especially my father. Napatungo at ni isang salita'y walang lumabas sa bibig nito. Nagpatuloy siya. 18 long years na pinagkait sa amin ng gawhaman mong ama ang aming karapatan? Mahinang-mahina ang boses ito nang sumagot to sa pagitan ng mga hikbi. Patayin ang papa ko. Huwag mo na sana siyang laitin o kamuhian. Willing ako magbayad ng daanyos kung kaya ko rin lang. Kulang pa marahil na kabayaran na maging sarili niyong hasyenda kung tutuusin. But I'll be fair enough. I'll buy Hacienda Zaragoza with the price you want. Pero hindi ko pinagbibili ang Hacienda Zaragoza. Wika nito. At hindi ko tinatanong kung pinagbibili mo o hindi. I'm buying it. Di ba ang sabi mo magbabayad ka ng daanyos?
kung dadali natin sa korte ang kaso at ikukumpit ang dapat sana naging income ng asyenda sa loob ng mahabang taong dumaan, kulang pa ang halaga ng ari-arian nyo. Ang asyenda Zaragoza ay wala pa sa ika-apat na bahagi ng asyenda La Carlota. Hindi na nakahuma ang attorney sa pagtingin niya rito. Tila nabigla rin ito sa mga salitang binitawan niya, pero hindi siya masisisi nito. Sa tindi na kinikim niyang galit ay nasabi niya ang ganun. Nanginginig ang boses ng babae na magsalita to. Nakikiusap ako, Attorney Manuel. Pakiusapan mo sa hukay ang papa ko kung pakikinggan ka niya. Ako? Hindi. Tumayo na siya at tinungo ang pinto. Ikaw rin, Attorney, ang maghandaan ng deed of sale. This time mula ng pagkihan. I'll be back tonight para pag-usapan natin ang presyong gusto mo, Miss Elsa Zaragoza. Sarkastiko pang pagkakasabi niya sa pangalan nito. Nauna siya sa Pajero. Habang inihintay niyang sumunod ng attorney, inilibot niya ang tingin hanggang sa maabot ng kanyang tanaw. Nagpasya siya na mag-check out sa hotel at sa Hacienda La Carlota na siya matulog mamayang gabi. May 20 minuto bago lumabas ang attorney. Nabigla si Elsa sa mga sinabi mo, Manuel. I could not control my emotions, attorney. Inistart na niya ang makina ng sasakyan. Naintindihan ko, pero sana naman maunawaan mong walang kinalaman si Elsa sa ginawa ng kanyang ama. Tumangutang mo siya. Yeah, I know, but I'm just being brutally frank. Wala siyang pwedeng maibayad sa ginawa ng kanyang ama, kundi ang sarili nilang asyenda. Gusto ko maihanda ang deed of sale sa lalong madaling panahon, attorney. Tumango ito. Gusto ba bang samahan ulit kita mamaya pabalik sa Hacienda La Carlota? Hindi na, attorney, ako nang bahala. Hindi siya mapakali nang nasa kanyang hotel room na siya. Hindi maalis-alis sa utak niya ang maamong mukha ni Elsa. Ang ngiyak-ngiyak na anyo nito habang sinasabi niya rito ang kawalanghiyan ng ama nito. At ngayon pa lang, nasasabik na siyang maangkin ng kagandahang iyon. Ang magiging pinakamasakit na ganti niya kay Don Artemio Zaragoza. Pero hindi niya basta aangkinin ng babae. Paiibigin niya to at ihuhulog sa kanyang bitag. At kapag bumigay na to, that will be the time to dump her. He was already longing for that moment to come. Chapter 3. Hindi pa rin nakakabawi sa kabiglaan si Elsa sa balitang kanyang natanggap. Nasa mansyon siya para mananghalian. Hiniinan siya ni Aling Viring, ang kanyang katiwala. Matabang babae ito na nasa 50 ang edad. May problema ba, Elsa? Ibinigtapat niya rito ang kanyang natuklasan. Dumating po kaninang anak ng may-ari nitong Hacienda La Carlota. May pinakita po siyang mga papeles na nagpapatunay na niloko ni Papa ang papa niya nung nabubuhay pa. Kukuhanin niya na po to. Umupo to sa tabi niya. Sa totoo lang, may naririnig na akong bulong-bulungan dati pa. Pinaalis nga lahat ng papa mo ang mga dating tapat na naninilbihan sa mga madrigal. Pero hindi ko naman alam kung alin ang dapat paniwalaan. Napaiyak siya. Hindi naman siya nagahabol sa kayamanang iniwan ng kanyang papa. Aanhin ba naman niya yun? Sapat na sa kanya ang tahimik at simpleng pamumuhay. Kontento na siyang nagtuturo ng mga bata na anak ng trabahador ng Hacienda La Carlota at Hacienda Zaragoza. 7 taong gulang pa lamang siya nang itira sila ng kanyang papa sa Hacienda La Carlota. Nagulat nga siya noon nang malaman niyang anak pala siya ni Don Artemio Zaragoza. Noong una nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan, pero dahil sa pinakitang pagmamahal sa kanya ng Don, ay napamahal na rin ito sa kanya. Lalo na nang mamatay ang kanyang ina, naging mabait na ama to sa kanya. Kaya masakit para sa kanya ang late 18 to ng sino man. Oo nga, at may naririnig siyang mga negatibong komento tungkol sa kanyang ama. Pero natakpan lahat yun ng mga magagandang bagay na pinakita at pinadama nito sa kanya bilang ama. Minahal nito ng lubusan. Hindi rin maaalis sa kanyang isip ang galit na anyo ni Manuel kanina. Inaamin niyang sa kauna-unahang pagkakataon, tubibok ng kakaiba ang kanyang puso pagkakita sa gwapong lalaki. Marami man nagkakagusto sa kanya. Wala namang makapanghas na manligaw. At ngayong natagpuan na niya ang sa palagay niya'y lalaking nakahuli ng kanyang puso, imposible namang may mangyaring magkagusto to sa kanya. Halos isumpa nga nito ang kanyang ama. At siya, bilang anak ng kanyang ama, imposibleng magustuhan nito. Rumestro sa utak niya ang gwapong mukha nito. Ang wavy hair nito, ang makakapal na kilay,
mataungos na ilong at prominenteng baba. Bahagyang malaking panga na bumagis sa maladones sa katawan nito. Marahil ang height nito ay naglalaro sa 6 na talampakan. Naipilig niya ang kanyang ulo at napahiya siya sa kanyang sarili. Wala siyang kadahi-dahilan para pag-aksayan to ng panahon. Hindi nga niya alam kung binata pa to o hindi na. Isipin lang niya ang matinding galit ito sa kanyang ama, marahil ganun na rin to sa kanya. Hindi na lamang siya nagbalik sa eskwelahan. Nagbili naman siya sa kaibigan at kapwa teacher niya noon na si Melly, na ito nang bahala sa mga bata. Marahil magiging huling araw na niya yun sa Hacienda La Carlota at maging sa Hacienda Zaragoza. Kung ipagpipilitan ni Manuel na kunin talagang kabayaran ng mahabang pataong pagkakait sa mga to ang Hacienda La Carlota, ang pag-uha nito sa Hacienda Zaragoza, wala siyang magagawa. Ang tanging mahihiling na lamang siguro niya ay hayaan siya nitong manatili sa alinman sa 2 Hacienda para maituloy niya ang nasimulan na niyang pagtuturo sa maliit na eskwelang pinatayo niya. Sinadya niyang magtapos ng elementary education. Dahil bata pa man siya, pangarap na niya magkaroon ng maliit na eskwelahan. Mahilig siya sa mga bata. Ang tuition fees sa mga batang nagsisipag-aral doon ay abot kaya at binabawas na lamang sa sweldo ng mga nagtatrabahong magulang ng mga to. Masyadong malayong eskwelahan sa kanilang lugar at kawawa ang mga maliliit na bata kung maglalakad ang mga to ng humigit kumulang 5 kilometro bago marating ng mga to ang elementary school sa kanilang bayan. Iyon ang isa sa mga hinihiling niya kay Manuel. Ang hayaan siya nitong ipagpatuli ang kanyang nasimulan. Hindi bali nang mawala sa kanyang lahat ng luho at material na bagay. Total, hindi naman siya nasanay kahit kailan sa mga yun. Kahit gusto ng kanyang amang si Don Artemio na mag-asta siyang prinsesa noon, hindi niya ginawa. Kaya kung sakaling kukunin ni Manuel ang lahat sa kanya, hindi na siya mahihirapan pa. Lumaki siya at nag-iisip na mahirap at pwede niyang balikan ang lahat ng yun na walang hinanakit. Ang isa pang hihilingin niya sa lalaki ang tigilan na sana nito ang panlalait sa kanyang ama. Marahil naman, pinagbabayaran na ng kanyang ama sa kabilang buhay ang nagawa nitong mga kasalanan. Napaiyak siya sa kanyang isip. Agad niyang pinagdasal sa isip ang kaluluwa ng kanyang ama. Napatawarin na sana ito ng Diyos sa anumang kasalanan nito nung nasa lupa pa to. At matahimik na sana ang kaluluwa nito. Sinabi na rin niya kay Aling Viring na darating si Manuel Madrigal. Ipinagluto niya to ng masarap na dinay para naman kahit papano, masihan ang tunay na may-ari ng asyenda. Nang tunguhin niya ang kanyang marangyang kwarto, hungkag ang kanyang pakiramdam. "Goodbye, beautiful room," bulong niya habang iniikot niya ang maluwang na kwarto. Hinimas-himas niya ang malambot na kama na babalutan ng kulay peach na flowery bedsheet. Humiga siya. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi dahil mawawala na sa kanyang karangyaan kundi dahil sa biglang pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Pero ang pinakamatinding dahilan ay kung anong estrangherong pakiramdam niya para kay Manuel. Napapikit siya ng mariin. Kung anumang pakiramdam meron siya para sa lalaki, dapat na niyang kalimutan habang maaga pa. Alam niyang sa bandang huli ay siya ang masasaktan. Iniisa-isa niyang ikutin ang sulok ng kwarto, ang maggarang banyo, ang dresser at ang kanyang maliit na study table. Hinaplos niya ang mga larawang nakahilera sa headboard ng kanyang kama. Gusto man niyang umiyak, wala namang dahilan para gawin niya yun. Bakit niya iiyakan ang pagkawala ng mga bagay na hindi naman pala kanya? After all, iminulat siya ng kanyang ina sa isang simple at payak na buhay. Mawala mang lahat ng karangyaan, mayaman naman siya sa pag-ibig sa kanyang puso. Pag-ibig sa mga taong malalapit sa kanyang buhay, lalo na sa mga batang tinuturuan niya sa La Carlota Learning Center. Hindi niya namalayang naidlip siya. Nagising na lamang siya sa mahinang pagyugyok sa kanya ni Aling Viring. Nagbulat siya ng mga mata. "Anong oras na ho?" tanong niya, pero tumingin din siya sa suot niyang relo. 4:45 na pala ng hapon. Ibig sabihin nakatulog siya ng matagal. "Nariyan ang hinihintay mong bisita," pagbabalita ng matanda. Agad na sumasal ang kaba sa kanyang dibdib. Tumayo siya. "Magpapalit lang ho ako ng damit at bababa na rin ako.
Pakiasikaso na lang humuna ninyo siya, Aling Viring. Tumango naman to. Ako nang bahala. Nagtuli siya sa banyo at mabilis na nag-shower. Pinili niyang isuot ang isang simpleng bestidong bulaklakin. Lampas tuhod ang haba niyo na may taas at may ruffles na animoy maliliit na rosas na pasabrina ang style. Lumitaw ang makinis sa balikat niya. Sinukli niya ang kanyang mahabang buhok at naglagay siya ng face powder. Inigiisipan niya kung magpapahid siya ng lipstick na ginawa rin naman niya. Baka mamutla siya kapag nakaharap niya ulit ang lalaki. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at gusto niyang mapahiya. Ngayon lamang siya naging conscious sa kanyang anyo. Nang masiguro niyang wala ng problema sa kanyang ayos ay agad siyang lumabas ng kwarto. Wala sa maluwang na sala si Manuel nang bumaba siya. Nakita niya si Aling Viring na papasok na sa study at may dalang puswelo ng kape. Nasiguro niyang naroon na bisita nila. O mas tamang sabihin, ang may-ari ng asyenda, La Carlota. Nasa lubong niyang matanda ng palabas sa tuon ng study at iminuwestra nitong nasa loob si Manuel. Nakatiligod ang lalaki nang pumasok siya. Nakaligkip-kip ito. Tinititigan ang malaking litrato ng kanyang papa na nakasabit sa dingding. "This is the favorite place of my father." Sabi nito nang kaipala ay naramdaman itong hindi ito nag-iisa sa kwarto. Naaawa siya rito. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ito ngayong muli itong nakatapak sa lugar na pinagmulan nito. Kung may magagawa lamang siya para pag-aanin ang nararamdaman nito ngayon. Mahina ang kanyang boses nang sumagot siya. "Sinabihan ko ng ilang katulong na tanggalin ang mga personal naming gamit bukas na bukas din ng umaga." Hindi naman humaharap sa kanya ang lalaki. "Unahin mong ipatanggal ang portrait na to." Ang litrato ng kanyang papa ang tinukoy nito. Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita. Humarap ito at tumupo sa silya ng malaking mesang yari sa Nara. Hinaplos nito yon. "My father used to stay here all night para pag-aralan ng income ng asyenda." Lalo niyang naramdaman ang bigat ng kalooban nito at hindi niya masisisi ito. Wala siyang nasabi kundi, "I'm sorry for all the sufferings my father caused you and your family." Tumungha ito sa kanya. Pilit ang ngiti nito. "Wala na tayong magagawa ron. Uminom to ng kape. By the way, dito na nga pala ako matutulog ngayong gabi. I'm going to use my former room." "Hindi ko alam ang kwarto mo dati." "The room between the guest room and the master's bedroom." Napamaang siya. Iyon ang kwarto niya. "Ipapaayos ko na lang kasi yun ang kasalukuyang ginagamit ko." Napangiti naman to at nagbiro. "You better transfer unless you want to sleep with me in the same room." Pinamulahan naman siya ng mukha. Hindi siya sanay sa mga ganong klase ng biro. "Bukas ay lilipat na muna ako sa Hacienda Zaragoza." "Bakit pa? Hindi naman kita pinapaalis dito." "Pero wala akong karapatang manirahan dito." "Magiging akin din ang Hacienda Zaragoza, right? Kapag nailipat na sa pangalan ko ang pag-aari-arian mo, ipatatanggal ko ang mataas na pader na naghihiwalay sa dalawa para mapag-isa na lang ang mga to." Hindi siya kumibo at dahil nalalambot ang kanyang mga tuhod, naupo siya sa green leather chair sa harap ng malaking mesa. Hindi niya kaya makipagtitigan sa nakakatunaw ng mga mata nito. "Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Like I've said, pag-uusapan natin ang presyo ng Hacienda Zaragoza. Ipagawa mo na lang ang deed of sale at pipirmahan ko. Wala kang aalalahanin sa babayaran. Ang sabi mo nga, kulang pa ang kabuang halaga ng mga ari-arian ko para mabayaran ang malaking utang ng papa ko sa pamilya mo. May ilan lang ako mga kahilingan kung pagbibigyan mo." Seryoso ang mukha nito. "Name it." Ang La Carlota Learning Center. Napamahal na sa akin ang eskwelahan. Kung maaari sana, ituloy mo. Ituloy mo yun, walang problema. At dito ka titira sa loob ng Hacienda La Carlota. Walang magbabago sa lifestyle mo." "Simple lang ang lifestyle ko. Pinamamahalaan ko ang dalawang asyenda sa abot ng aking makakaya. Pero wala talaga rito ang puso ko. Mahal ko ang lupa, mga hayop at halaman pero ang passion ko ay nasa mga bata." "Just the same, I'm going to pay you a certain amount for Hacienda Zaragoza. And you can live here as long as you want.
ituring mo pa rin sa iyo tong hasyenda, La Carlota. Umiling-iling siya. Hindi ko talaga alam kung anong dapat kong isipin. Bahala na siguro si Atty. Alejandro. Isusunod natin ang presyo sa kasalukuyang kalakaran. I'll pay every single tree, plant and animal in Hacienda Zaragoza. And I will be that fair? Tumango siya. Siguro nga, makatwirang tao lamang tong karap niya. At lalo na dagdagan ang paghanga niya rito. Darating ang panahon magkakaroon siya ng pamilya. Mas mabuti naman siguro meron siyang pagsisimulan kung sakasakali. At saka naisip niyang ibilian ng lupa sa ibang bayan ng perang ibabayad nito para mapagtayuan niya ng mas malaking eskwelahan. Hindi naman maatim ng kanyang konsensyang habang buhay na makitira siya sa pag-ari ng mga madrigal. So everything is settled already? I'll wait for the inventory list at ora mismo ay magpapirmahan tayo ng deed of sale. Tumango ulit siya. Maya-maya ay tumayo siya. Ipapalipat ko lang ang mga gamit ko sa guest room. Huwag na. Nagulat siya. I mean, not now. Kahit bukas na. I can sleep anywhere tonight. Hindi. Doon ka na matulog. Pabalitan ko na lang ang bedsheet. I insist bukas mo na ipaayos. Siguro na may malinis pa ang bedsheet mo. I'd love to sleep in a room with feminine touch. Pinamulahan na naman siya ng mga pisngi. May pagka-straightforward ang lalaking to. Nambabastos pero hindi masyadong garapal. Titingnan ko lang kung okay na yung pagkain. It's too early. Do you mind kung sasamahan mo akong mag-ikot-ikot muna sa kabahayan? Napansin ko malaki ang pinagbago, baka maligaw ako. Sure. Nagpatuna siyang lumabas ang pinto. Sa muling pakikipagharap ni Manuel sa dalaga ay nasilayan niya ang napakaganda mukha nito. Ang tingin niya ay mas gumanda pa to sa suotin tong floral printed dress. Habang naglalakad sila sa hallway, napansin niyang bagay na bagay ang height nila ng babae. Abot sa tenga niya ang taas ito at kung hindi niya napipigilan ang sarili, gusto na niyang akbayan to. Ang bango ng scent nito at amoy baby. Walang matingkad na amoy ng mamahaling pabango. Baby soap lang at shampoo ang naamoy niya. Suting sa ilong at hindi nakakairita. Sa pinagtapat nitong mga kahilingan ay mukhang totoo nga ang sinabi ni Atty. Alejandro tungkol sa pagkatao nito. Hindi man niya gusto, deep inside him ay humahanga siya rito. Hindi lang pala panlabas na anyo ang maganda rito kundi maging ugali rin. At sa pagsasabi niya ritong pwede itong tumira sa asyenda hanggang gusto nito. Aywan niya pero totoo sa puso niya yun. Ngunit kasabay rin yun ay pinalalaahanan niya ang kanyang sariling anak ng kinamumihaan niyang tao ang karap niya ngayon. I'm just being humane, sabi ng konsensya niya. Ipababalik ko ang dating ayos itong mansyon pati kulay ng pintura. Ani habang sinusundan niya to sa hallway. Lahat ng mga dating antiques ni mama at mga portraits ay ibabalik ko rito. Naisip pa niya magsalita para maiwasan ang anumang dumedemonyo sa kanyang utak. It was too early to take advantage of the situation. He needed to be a little considerate para mahulog agad ng loob nito sa kanya. Ipapa-freight ko ang mga yon very soon from Manila. Nakatabak sa bodega sa kanilang building sa Santa Cruz ang lahat ng antiques sa galing ng asyenda. Ang mga yun lamang ang nakuha ng kanyang mama nang umalis sila rito, kasama ang ilang personal na gamit. Hindi naman sumasagot ang dalaga sa mga sinasabi niya. Nakikinig lamang to. Iginiya siya nito sa kusina at nadatnan nilang abala si na Aling Viring at ang kusinera sa paghahanda ng hapunan. Pagkatapos, itinungo nila ang marangyang dining room. Ang malaking mesang naroon ay ang dati pa rin nilang mesa na napapalibutan ng 16 na silya. Pati mga chandeliers ay hindi pa rin napapalitan. Pero maayos pa namang lahat. Sa pagkakatandaan niya, halos lahat ng kasangkapan sa mansyon na imported pa mula sa Amerika at Europe. Ang iba naman ay pinagawa ng kanyang ama mula sa mga puno ng nara sa asyenda. Nang malibot na nila ang ibabang bahagi ng mansyon, ay ang mga kwarto naman ang tinungo nila. 5 kwarto sa taas. Inisa-isa niyang binuksan ang mga yon. Ang pinakamaliit ang inuna niya. Sino gumagamit nito? Napansin niya mukhang may umuuko pa niyon. Ipinagamit ko kay Aling Viring. Nalulungkot kasi akong nag-iisa rito sa itaas. Tumango lamang siya pagkatapos ay lumipat sila sa kabilang kwarto.
Natatakpan ng puting tela ang mga muebles doon. Ang isinunod niya ay mga marangyang guest room. "Will this be okay for you o gusto mo sa master's bedroom?" Nakatitig siya sa mga mata ng dalaga na magtanong siya. "I will be fine here." Agad doon tumungo. Bagya siyang nagtagal sa kwarto nitong dating kwarto niya. Masigit na malaki yun kaysa sa guest room. Parang may nakabigig sa kanyang lalamunan. He missed the room very much. Wala masyadong nabago rito maliban sa touch of femininity. Halatang organisado ang nag-uukupa rito. Simula sa maayos sa pagkakasalansa ng mga bagay-bagay sa ibabo ng tukador, hanggang sa mga picture frames na nakahilera sa dingding at sa pagkakaayos ng bedsheet. At parang nakikinikilita na niyang nakahigaro ng dalaga, clad in a sexy nightdress. Mahimbing na natutulog at bahagyang ipinilig niyang ulo sa kanyang naisip. Ang master's bedroom ang huli nilang pinuntahan at hindi niya napigilan ang emosyon. When he was a small boy, he used to wake his parents up in the morning. Kinukulit niya ang kanyang papa na mag-fishing sila sa ilog. At kahit inaantok pa to ay wala tong magawa kundi ang sundin siya. Inalis niya ang bikig sa lalamunan para hindi matuloy ang nag-aambang luha. "Let's go." Noon na siyang lumabas, sumunod ang dalaga sa kanya hanggang sa veranda. Tumungkay siya sa ibaba, pinagbamastaan ang kalawakan ng paligid ng mansyon. Parang nakikinikinita niya ang sariling naglalaro sa malawak na paligid. Madalas siyang makipaghabulan noon sa mga anak ng mga takatrabahador. Kung magkikita pa sila ng mga yon, hindi siya sigurado kung matatandaan pa niya ang mga ito sa mukha. Tumikim si Elsa bago nagsalita. "Baka nakahanda na ang dinner." Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita nito ang nanunungo na luha sa kanyang mga mata. "Susunod na lang ako, Elsa." "Tanging," naisagot niya. Chapter 4. Nang dumulog si Manuel sa komedor, ay umaliwalas ang kanyang mukha at napangiti na makita niya ang masasarap na pagkain na nakahain sa mesa. Pesang dalag, alimango and oyster sauce, beef with broccoli at inihaw na tilapia. Simula nung naging sila ni Antoinette ay bihirang-bihira na siya makakain ng ganung uri ng putahe. More on fruits and vegetables sila palagi. "Doon ka na maupo," itinuro ni Elsa sa kanya ang kabisera bago ito naupo sa gawing kanin niya. Ganun lagang pwesto nila ng kanyang papa nung nabubuhay pa to. Walang imik na nagsimula silang kumain. Masarap ang mga nilutong pagkain. Nagustuhan niya ang sarsa ng alimango at ang pesang dalag. Tamang-tama rin ang maanghang na toyo na sausawa ng inihaw na tilapia. At nang nakatapos na siya, hindi niya napigilang purihin ang kusinera. "You have a good cook here." Si Aling Bering naman ang sumagot. "Galing po siya sa isang restaurant sa Bacolod City, sir." Tumangot-tungo siya. "Baka tumaba ako pag palagi akong dadalo rito. Medyo na-miss ko ang mga ganitong pagkain. Kasi ilang buwan na akong vegetarian eh. Paminsan-minsan pala, I have to eat foods like this. Nakakamiss?" "Bakit? Hindi mo ba pamamahalaan ang asyenda?" tanong ni Elsa. Umiling siya. "May mga kompromiso ako sa Manila na hindi dapat pabayaan. In fact, napakarami kong kasong dapat esikasuhin dun. Kaya nga bukas sa bukas din gusto kong makausap ang lahat ng mga tauhan dito. Lalo na ang mga kapatas ng dalawang asyenda para maging malinaw ang lahat bago ako umalis. Darating din bukas si Atty. Alejandro. Siya ang magiging pangkalahatang tagapamahala ko dito habang wala ako. Hayaan mo at pagsasabihan ko si Mang Canor at Mang Escatacio. Ipapaipon ko ang lahat ng mga trabahador para maipaliwanag sa kanila ang bagong sitwasyon at kalakaran sa asyenda." "May cell site ba rito?" Pag-iiba niya ng paksa. "Medyo mahina. Sa veranda paminsan-minsan meron. May landline naman kung meron kang gustong tawagan." Napangiti siya. "Oo nga naman pala. Nang umalis siya rito 18 years ago ay wala pang linya ng kahit ano. I'll just make a call. Excuse me." Tumayo na siya at tinuo ang sala para tumawag. Nagkatinginan sina Elsa at Aling Bering paglabas ni Manuel ng komedor. "Mukha namang mabait," sabi ng matanda. Abot-tenga ang ngiti nito. "At napakasimpatiko. Mukhang artista sa pelikula."
ngumiti lang siya. Hindi niya maintindihan ng kaligayahan ang kanyang nararamdaman kapag kaharap niya ang lalaki. Isang estrangherong pakiramdam ang bumibihag sa buong pagkatao niya. At nakakakilig yun na sa kabilang banda ay nakakatakot din. Talagang gwapo si Manuel. At inihahawig niya ang mga katangian nito sa isang bidang lalaki sa mga English novels na nababasa niya. Matangkad, gwapo, matalino. Kulang marahil ang mga adjectives para ilarawan ng anyo nito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa nalaman niyang hindi ito mananatili sa asyenda. Parang may sumundot sa kanyang puso. Bakit? Umaasa ba siyang palagi silang magkakasama? Ni hindi nga niya alam kung pamilyadong tao to o hindi. Wala siyang lakas ng loob para magtanong dito ng mga personal na bagay. Ang kanyang ina ang unang tinawagan ni Manuel. Kailan niyo gustong pumunta rito, Mama? Humihikbito. Sa lalong madaling panahon, anak. Sabik na ako makadudtong ulit sa asyenda la Carlota. Sige, Mama. I will just fix some things and I will send for you as soon as possible. Magpahatid lang kayo sa airport at susunduin ko kayo sa airport dito. Hindi kayo mahihilo sa biyahe kasi malapit lang ang Bacolod. This is not far like New Jersey. Ay naku anak, kahit mahilo ako sa aeroplano, wala akong pakialam. All I want is to come over and visit the place. I miss it so much. Well, almost everything in here is just the same. Pero na lang ang mansyon na narenovate. At karamihan sa dati nating mga trabahador, wala na. But I promise you na ibabalik ko sa dating anyo ang mansyon. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Si Antoinette ang sinunod niyang tawagan. Excited agad to nang mabosesan siya nito. Hi, sweetheart. I've been waiting for your call. I'm sorry, I was too busy the whole day. I miss you na. So do I. When are you coming back? In a week or two? Nah, I can't wait that long to be with you. I wanna come over there, sweetheart. I wanna see you soon. Natawa siya. Namimiss din niya to pero may kung anong nawala ngayon sa kanyang puso na pinipilit niyang hinahanap kung nasaan. Namimiss niya ang pakikipagniig dito. Pero hindi niya mawari kung nasaan ang enthusiasm na dati ay rati palaging nasa kanya kapag ito ang pinag-uusapan. In their 5 years relationship, ngayon lang siya nagduda sa feelings niya para sa babae. Dahil kaya kay Elsa Zaragoza? Ipinilig niya ang kanyang ulot ni remind niya ulit ang sarili. He was there for a purpose, hindi para mahulog ang kanyang loob sa anak ng taong kinamumuhian niya. Sweetheart? Yeah, I'm still here. I said I wanna come over this weekend. Wala na siyang nagawa. Total naman ay maayos-ayos na ang lahat by that time. Okay, I'll wait for you at the airport on Saturday morning. Kay Milet ka nilang magpakuha ng ticket. At sasama ka ng pabalik dito sa akin sa Manila ha? Hindi ito nagtatanong. I'll see if I can do all the things here in a matter of days. You can do it, sweetheart. Do it with magic. You're the best in town. Naipapanalo mo nga ang mga kasong imposibleng ipanalo? Yan pa kaya? This is a totally different thing, Antoinette. Ah, basta. You'll come with me pabalik na dito sa Manila. A week stay there is enough. Napahinga siya ng malalim. Ang ugaling yun ng kanyang kasintahan ng ayaw niya kung minsan. Ipinipilit nito palagi ang gusto at palaging pinapamukha sa kanya ang pag-give up nito ng magandang trabaho sa Amerika in his favor. Kapag nagkakaroon sila ng argument. At para hindi na humaba pa ang usapan, he always gave in. Okay, you win. At tuwang-tuwa to. Pagkatapos niyang makausap si Antoinette ay tumuli na si Manuel sa kwarto niyang kwarto ni Elsa dati. Iginala niya ang tingin bago siya umupo sa kama. Hinaplos niya yun. Muli, parang bumalandra sa isip niya ang nakahigang babae sa kama ngayon. Bagay na bagay rito ang mga kulay na naroroon. Pink, peach, lavender. Ipinasya niyang mag-shower. Maging sa banyo ay masyadong organisado ang dalaga. Nakahilera ang mga shampoo, conditioner at sabon sa mga lalagyan ng mga to. Sa isang mabilis ang tingin ay masisiguro ng sino mang titingin na isang simpleng babae ang umuuko pa sa silid na yon. Puro local ang brand na ginagamit nito. Hindi mga materyosang babae ito.
at kung bakit ay parang hinaplos ang kanyang puso sa natiyak niya. Dahil wala naman siyang dalang sabon, ginamit niya ang sa dalaga. At may kung anong naglaro sa kanyang utak habang ginagamit niya yun sa kanyang katawan. Para ngayon lang siya nabibinata na nag-i-imagine ng kalokohan sa utak. Natatawa siya nang tumungo siya at nakita niya nagre-react siya between his legs with Elsa in mind. Lumabas siya ng banyo na nakatapi lang ng pink na batawel din ni Elsa. At nagulat pa siya na biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalaga. Agad na napatalikod to. Gumapang naman ang kilabot sa buong katawan ni Elsa sa kanyang nakita. Maliit kay Manuel ang kanyang batawel at parang may naaninag siyang kung anong bagay na nakalabas sa pagkakatapi nito ng maliit na tawel. Nag-akma siyang lalabas na. "I'm sorry. Hindi ko alam na narito ka na." "No, it's okay." "Anito. Kukuha lang sana ako ng damit pantulog." "Okay." Lumapit ito sa maletang nakapatong sa kama at kumuha ng boxer short at t-shirt doon. "Sa banyo na ako magbibihis." Mabilis na pumasok ito sa banyo. Sinamantala niya ang pagkawala nito. Mabilis siyang pumasok sa dresser at kumuha ng damit doon. Hindi na siya namili. Ang unang nadampot niya ay ang kanyang kinuha at mabilis din siyang lumabas. Para siyang hihimatayin sa loob ng kwartong yon with Manuel around. Paglabas siya ng dresser ay eksaktong lumabas naman to mula sa banyo. Nakasandong puti, nahapit sa katawan at itim na boxer shorts ito. May kung anong kiliting naramdaman siya. Napaka-awkward na pakiramdam. "Are you okay?" Lalo siya nanginig. Lumapit sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Napapitlig siya. "Wala." Parang nahihilo siya sa mabangong amoy nito. At ang init ng singaw ng katawan nito ay parang apoy na dumadarang sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawain nito. Hinupnas ng daliri nito ang kanyang pisngi. "Natatakot ka ba sa akin?" Hindi niya magawang hawiin ang kamay nito. Nakayakap siya sa kinuha niyang damit. "Hindi lang ako sanay na may lalaki dito sa kwarto." Bago pa siya makahuma, ibinaba nito ang mukha nito at mabilis na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. At ginawaran siya ng halik. Marahan ang halik noong una. Pagkatapos ay naging maalab. Napapikit siya. Parang libo-libong boltahe ng kuryente pumasok sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung giniginaw siya o naiinitan. Hindi man lang siya tumutol. Hindi siya gumaganti. Pero hindi rin naman siya tumatanggi. Hindi niya alam kung paano mag-react. Basta ang alam niya ay naliligayahan siya sa ginagawa ng lalaki. Alam kaya nitong first kiss niya yun? Binitawan nito ang kanyang mga labi at hinawakan siya sa mukha. Nakapikit pa rin siya. "Was that your first kiss?" Wika nito. Bigla siyang dumulat. At parang nagising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Agad siyang tumalikod at walang lingon-likod na lumabas ng pinto. Sa guest room, doon siya nagtuloy. Paikot-ikot siya at hindi niya malaman ang iisipin. Bakit bigla siyang hinalikan ni Manuel? At bakit hindi siya pumalag? Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mataas ang pagpapahalaga niya sa moral values and she would not allow anyone to kiss her just like that. Labi siyang masasaktan dahil alam naman niyang matindi ang galit ng lalaki sa kanyang ama. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kung ano man ang nagtulak para payagan niya si Manuel na gawin ang ganun sa kanya, gusto niyang malaman. Malalim na ang gabi nang agawin siya ng antok. Tsak na bukas ng umaga pagising niya, namumugto na ang kanyang mga mata. Hindi nga siya nagkamali. Namumugto ang kanyang mga mata pagising niya kinabukasan. Hindi agad siya lumabas ng kwarto. Nilagay niya ng yelo ang kanyang eye bags. Mabuti na lamang at naiplag niya na ang personal ref sa loob ng guest room bago siya nakatulog kagabi kaya nabuo ang yelo sa ice tray. At sa awa ng Diyos, bahagyang umimpis ang kanyang eye bags. Ang problema naman niya ngayon ay ang damit na isusuot niya para sa araw na yun. Baka nasa kabilang kwarto pa si Manuel at natutulog. Naligo na muna siya at nagbalot ng roba. Tamang-tama, paglabas siya ng banyo ay kumatok si Aling Viring. "O hindi ka pa bababa?" Tanong nito. "Hindi pa ako nakakapagbihis, Aling Viring. Baka nasa kabilang kwarto pa si Manuel.
hindi ako makakuha ng pampalit na damit. Nasa utak pa rin niya ang nangyari kagabi. Deep inside her ay gusto niyang maulit yon. Pero kinakalaban niya ang sarili. Hindi siya pwedeng magpaubaya na lamang kay Manuel gayong alam na alam niya ang puno at dulo ng kwento ng pamilya nito at ng kanyang papa. Galit ito sa kanyang ama at imposibleng hindi ito galit sa kanya. Natawa ang matanda. Naku, huwag ka mag-alala. Madilim-dilim pa ay pumaba na si Sir. Ipinakilala ko na siya kay Kanor. Hayun at sinamahan mga bayo pagkatapos niyang magkape. Iikutin daw nila itong hasyenda. Natatandaan pala siya ni Kanor dahil dating nagtatrabaho sa tubuhan si Kanor. Nung mapasakamay sa papa mo itong hasyenda La Carlota. Baka abutin na mga yun ang tanghalian na hindi pa sila matatapos mag-ikot. Parang kinurot naman ng kanyang puso. Nasasaktan siya sa tuwing mababanggit na kinamkam ng kanyang papa ang lupainin ni Manuel. Lumabas siya at tinungo ang dating kwarto niya kasunod ang matanda. Alimbiring, pakitulungan naman po ninyo kung mailipat ang mga gamit ko sa guest room. Tapos ay pakipalitan na rin ang bedsheet at kortina rito. Sabi niya nung nasa loob na sila ng dating kwarto niya. Tumuli siya sa dresser at kumuha ng isang ternong palda at blusa. Kulay krema, simple ang mga tabas pero pinakapaborito niyang isuot. Bago siya tuli ang lumabas at inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Sigurado na mamimiss niya to. At nalungkot siya sa isiping maaring ilang araw na lamang ilalagi niya sa Hacienda La Carlota. Napamahal na sa kanya ang mga tao ron. Pagkabihis niya ay sa eskwelahan muna siya nagtuloy. Sinabi na rin niya kay Melly ang lahat-lahat para kung sakaling umalis siya hindi naman mabigla to. Natutop nito ang bibig. Masalimuot pa lang istorya nitong hasyenda. Hindi to tagaroon at tumayo lamang ang mga magulang nito mula sa Antique 5 taon na nakakaraan. Na makatapos to ng elementary education sa Bacolod City, ay namasukan to bilang preschool teacher sa eskwelahang itinatag niya. At mula noon ay naging matalik na sila magkaibigan. Ang ina't naman nito ay parehong naninilbihan bilang mga trabahador sa tubuhan ng Hacienda Zaragoza. Mabigat ang loob na tumangu siya. Pero mas mabigat sa dibdib ang sumunod sa sinabi niya. Kung sakaling kakailanganin kong umalis, ipagpatuloy sana ninyo ni na Teacher Mercy at Teacher Eva ang nasimulan ko ha. Nalungkot to. Sana naman huwag dumating ang araw na yun, Elsa. Siguradong maraming malulungkot pati mga bata. Mamimiss ka nila. At saka paano na lang ang pangarap kong maituloy sa elementary school at eventually high school ang preschool na to. Hindi na siya kumibo at maari naman siyang magpatayo ng eskwelahan sa ibang lugar. Inabala niya ang sarili sa pagtuturo sa mga bata buong maghapon. Pero ang isip niya ay okupado ni Manuel. Ang mga sinabi nito kahapon, ang galit na nakita niya sa mga mata nito, ang biglang pagbabago ng attitude nito sa kanya at ang paggalit nito sa kanya. Bago siya umalis ng mansyon kanina, pinasabihan niya kay Aling Vering si Mang Estacio na simulan ang pag-imbentaryo ng mga puno at lahat ng ari-arian sa Hacienda Zaragoza. Meron siyang kasalukuyang hawak na listahan pero hindi na accurate yon dahil mahigit 1 taon na yon. Marami nang nabawas at naidagdag sa asyenda at hindi naman niya nasubaybay ng stock cards na mga yon dahil masyado siya na naging abala sa kanyang eskwelahan. Siguro, aabutin ang pag-inventaryo ng 2 araw para matapos yon. Ipinagbili na rin niya kay Aling Vering na umpisa ng i-empake ang mga portraits at personal na gamit ng kanyang ama. Nagpaalam na rin siya kay Melly na baka hindi muna siya makakapagturo sa mga susunod na araw dahil magiging abala siya sa pagte-turn over ng 2 hasyenda sa tunay na may-ari. Pinadala na lamang siya ng pananghalian ni Aling Vering sa isang katulong. Gusto niyang matapos ang lahat ng nakabingbing trabaho sa eskwelahan para walang magiging problema kung sakali. Pasado 5:00 na ng hapon na makauwi siya sa mansyon. Nag-report agad si Aling Vering sa kanya. Pinilagay ko muna sa isang kwarto sa ibaba ang lahat ng personal na gamit ng iyong papa't inay. Inayos na rin namin ang kwarto ni Sir Manuel. Nasaan ho siya? Pilit niyang tinatago ang excitement na nararamdaman niya kapag napapag-usapan si Manuel. Aba, kumain lang na tanghali at pumunta sa bayan pagkatapos. Isasauli raw niya ang kotse sa hotel at susunduin na rin daw niya si Attorney Alejandro. Nagpaluto siya ng marami dahil dito daw kakain mamaya ang 2 kapatas at ilang tauhan na may mahalagang posisyon sa 2 asyenda.
Maya-maya lamang inarito ng marahil lamang ngayon. Tumangot-tangot siya. Magpapahinga lang ho ako at magbibihis na rin para sa meeting mamaya. Maayos na maayos ang lahat ng mga gamit niya sa guest room. Pag-aalas 7 ng katokin siya ni Aling Viring. Dumating na ro ang mga kapatas at ibang tauhan, pati na rin si Atty. Alejandro at si Manuel. Ipinatatawag ka na ni Manuel. Susunod na ho ako, Aling Viring. Sinipat muna niya ang sarili sa full-length mirror ng makalabas na to. Isang turquoise tank top ang napili niyang isuot at white capri pants na tinernuhan niya ng strappy sandals. Itinali niya sa isang ponytail ng kanyang buhok kaya lalong lumiit tingnan ng kanyang mukha. Nagpahi din siya ng konting lipstick. Yung hindi halata dahil nahihiya siya kay Atty. Alejandro at Aling Viring. Hindi sanay ang mga tumakita siya na nag-aayos. Halos mapuno ng tauhan ng mahabang dining table. Si Manuel ay nakaupo sa kabisera. Naupo siya sa upuang bakante sa gawing kanan nito. Si Atty. Alejandro ay sa kaliwa naman. Magkakatabi si namang Kanor at mang Estacio at ang iba pang mga tauhan. Kumain na muna tayong lahat bago natin simulan ng meeting? Ani Manuel. Alanganing tumalima ang mga trabahador. For the first time ay ngayon lang nakaupo ang mga to sa harap ng magarbong dining table ng Hacienda La Carlota. Huwag na kayong mahiya. Iturin yung isa akong sa inyo. Sabi ni Manuel. Habang kumakain sila ay panay ang sulyap nito sa kanya. At nararamdaman naman niya ang mga titig na yon na nagbibigay ng kakaibang kabas sa kanya. The way he looked at her was so intense, para bang nanunood sa kanyang kaloob-looban. Natapos ang masaganang hapunan at sinimulan nito ang meeting. Sino sa inyo nakakakilala sa aking papa o sa akin? Tatlo ang nagtaas ng mga kamay. Itinuro nito ang isa, ang pinakamatanda sa lahat. Dati na kayong trabahador dito sa Hacienda La Carlota? Oho sir, sa niyugan ho ako nakadestino. Pilit na pangananalagalog na sagot nito. At alam niyong kami ang may-ari ng Hacienda La Carlota? Napatungo siya. Itong ayaw na ayaw niyang pag-uusapan. Ang ulit-uliting sa pilit ng kinuha ng kanyang papa sa mga madrigal ang Hacienda La Carlota. Nagpatuli si Manuel. Ako na ulit ang mamamahalan nitong hasyenda at maging ng hasyenda sa Zaragoza. Pag-iisahin na lamang natin ang dalawang hasyenda. Ang gusto ko lang ay inyong kooperasyon. Kung parehong maunlad ngayon ang dalawang hasyenda, masalo pa natin itong pauunlarin. At pinapangako kong kasama kayo sa paglago nito kung sakali. Si Atty. Alejandro ang inaatasan kong mga siwa ng kabuang pamamahala. Of course, sa tulong ni Elsa. Seryosong tumingin to sa kanya. At kayong Mang Kanor at Mang Estacio, mananatiling mga kapatas. Gusto ko mapas sa kamay ko dalawang araw mula ngayon ang inventory ng lahat ng ari-arian sa loob ng dalawang asyenda para mapag-aralan ko ng lubos. Hindi ako ang direktang mamamahala sa asyenda. Pero darating ako minsan isang buwan para pag-usapan natin ang anumang magiging problema. Kung meron kayong problema sa ngayon, sabihin na ninyo. Sumagot si Mang Kanor. Sa kasalukuyan po'y sweldo lamang ang itinadaing ng mga tao. Tumangot-tangot at hinirap nito sa Atty. Alejandro. Pag-usapan natin ang lahat bago ko umalis, Atty. I have some suggestions to make. Tumangon naman si Atty. Alejandro. Marami pang tinalakay si Manuel sa mga tao. Mukhang inspirado ang mga trabahador nang lumabas sa mga tunang mansyon. Ang mga tanong sa mga utak ng mga to'y nabilis ang pagbabago ng administrasyon ng asyenda ay nasagot. At sa tingin niya, mukhang mas magiging maganda ngayon ang patakaran sa hasyenda. Chapter 5. Agad daw makiyad si Elsa sa guest room pagkatapos siya makapagpaalam kina Manuel at Atty. Alejandro. Iniwan niya na nag-uusap ang mga ito sa sala habang ikakapi. Mag-aalas 9 na nang maisipan niyang bumaba uli. Tumuli siya sa kusina at nadat niya si Aling Viring at isa pang katulong na nagpupunas sa mga kubyerto sa ginamit kanina. Itinanong niya sa matanda si Atty. Alejandro. Kasama niyang umalis si Manuel kanina. Medyo naiinip daw si Manuel kaya niyaya ito ni Atty. Na mag-happy-happy sa. Alam mo na, baka umagahin na ng uwi ang mga yun. May bago na nga pala siyang sasakyan. Pikat daw ang tawag doon
Sabi ni Kanor, pambukid daw talaga. Tumangot ang usiya. Siguradong sa bahay aliwan dadalhin ni Atty. Si Manuel at parang kinurot ang kanyang puso sa kanyang naiisip. Nagpaalam siya kay Aling Viring at bumalik sa kanyang kwarto. Halos 30 minutos na siyang nakahiga ay hindi pa rin siya mapakali. Mainit ang kanyang pakiramdam gayong bukas naman ang aircon. Maalinsangan na kasi ang panahon dahil palapit na ang summer. Total, wala naman si Manuel. Naisipan niya na mag-swimming. Palagi siya nagna-night swimming sa malaking swimming pool sa gawing kaliwan ng mansyon kapag nainitan siya. Isinuot niya ang isang one-piece bathing suit na itim. Binitbit niya ang kanyang robot isang tuwalya at bumaba uli. Madilim na ang sala. Marahil ay nakapasok na ang lahat ng mga katulong sa mga kwarto ng mga to dahil napagod sa maghapon pag-aayos sa mga gamit. Hindi na siya nag-abala sa mga to. Lubaba siya at tinungo ang swimming pool. Madalas namang ginagawa niya ang ganito. Walang sinumang trabahador ang nangangas na busuhan siya kapag nagsuswimming siya. Ang liwanag na nagmumula sa mataas na poste sa labas ng mansyon, nagdudulot ng katamtamang ilaw sa malaking pool. Para siyang sirenang pabalik-balik sa paglangoy. Ang paglalangoy nga ang hinahanap ng kanyang katawan. Napreskuhan siya at nasarapan. Napikit siya habang nagpo-floating. Hindi niya napansin ang oras. Bigla ay nakarinig siya ng pagtikhim. Hmm? Can I join you? Napadilat siya. At dahil sa sobrang kabiglaanan ay nawala ang konsentrasyon niya sa pagpo-floating. Kaya bigla siya napalubog. Humingal-hingal siya nang lumutang siya ulit. At nasa tabi na niya si Manuel na naka-black swimming trunks. Are you okay? Hawak nito ang dalawang kamay niya. Humihingal pa rin siya. Ginulat mo ako. I'm sorry. Sabi ni Aling Viring ay umalis ka raw. Naggaya si Atty. Ni Alejandro pero hindi rin kami nagtagal sa pinuntahan namin. Nabubor ako ron. Hindi ko na malayan dumating ka. Hinila niya ang kanyang kamay nang mapansin niyang hawak pa rin ito yun. Masyado ka nagko-concentrate sa pagpo-floating. Kanina pa ako rito, maiwan na kita. Lumangoy siya patungo sa gilid ng pool. Sinundan naman siya nito. Can you stay for a while? Hinawakan siya nito sa kanyang kamay. At muli, ginawaran siya nito ng halik sa mga labi bago hinapit nito ang kanyang bewang. Naipit ang kanyang dalawang kamay sa pagitan nila. Hindi siya makakilos. Nagpatulit sa ginagawa nito sa kanya. His long arms encircled her waist down to her buttocks at hinimas-himas nito yun. Namalayo na lamang niyang gumaganti siya sa maalam na paghalik nito. Hindi na pala kailangan maging eksperto siya. Ang kasalukuyan na nagsisilbing giya kung ano at paano ang kanyang gagawin. Nang bahagyang luwagan nito ang pagitan nila ay inalis niya ang kamay niyang naipit at kinawit iyon sa batok nito. The kiss deepened, his tongue finding hers. Halos panawan siya ng ulirat sa sensasyong kanyang nadarama. Alam niyang siya ang talo sa bandang huli pero hindi niya alam kung paano tatanggihan ang lalaking una pa lang niyang nakita. Inaghatid na sa kanya ng kakaibang pagsasal sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang pilit nitong tinatanggal ang bathing suit na suot niya. Pero wala pa rin siyang lakas ng loob na sansalain ang anumang naisin nito. Hindi niya sigurado kung binata pa to o hindi na. Pero ano't nagpaubaya siya sa gusto nitong mangyari. Hindi niya alam. Basta ang alam niya ay handa siyang tanggapin ang anumang konsekwensya. Inalis ito ang mga labi sa kanyang mga labi at hinilikan siya sa leeg pababa sa kanyang dibdib. Napaungol siya. Hinawakan nito ang mukha niya pagkatapos ay itinaas ito ang strap ng kanyang bathing suit. Na ibinaba nito kanina at inakay siya paakyat sa poolside. Ito rin ang dumampot sa kanyang roba at tuwalya. Giniya siya nito papasok sa kabahayan. Walang ingin na umakyat sila sa hagdan at pumasok sa guest room. Inilak nito ang pinto at itinuloy ang ginagawa nito kanina sa kanya. Ngayon, wala na mga sagabal na damit sa pagitan nila. Tuluyan na nitong natanggal ang kanyang bathing suit. Kapwa sila nakatayo habang pinigmamasta nito ang kanyang kabuuan. I've never seen a body as beautiful as yours, Elsa. Wika nito. Dinampian nito ng halikang dulo ng kanyang kaliwang dibdib bago ito lumipat sa kabila. Noong una'y banayad ang ginawa nitong paghalik sa kanyang dibdib pero naging mapusok sa kalaunan. Dahan-dahang iginiya siya nito sa kama at pabagsak silang humiga. Magkalapat ng kanilang mga labi at sa ilalim ito. Hindi niya malaman kung paano nito natanggal ang swimming trunks nito. Ramdam niya ang kandaan nito at lalo nagbigay yun sa kanya ng kakaibang uri ng emosyon. Nangos sa hustong edad na siya para maunawaan niya ang tinatawag na tawag ng laman. Pigil niya ang hininga ng pailaliman siya ni Manuel at muli nitong hinalikan ng kanyang dibdib. Bumaba ang manghalik nito at humantong sa
pinakaingatan niyang bahagi ng kanyang katawan. Napasabunod siya sa ulo nito. Nagtagal to sa ginagawa nito at halos hindi na niya makontain ang kanyang nararamdaman. He stopped for a while. He parted her thighs. Halos hindi na siya humihinga nang nararamdaman niya ang kahandaan itong unti-unting pumapasok sa kanya. She felt the pain pero tiniis niya yon. She also felt his breath rushing. Parang may hinahabol to at maging siya ay ganun din. Pagkatapos ng ilang segundo ay pareho silang pagal na pagal. Wala silang kaibuan. Nakaunan siya sa braso nito. Bagamat nawala isang bagay na pinakaingatan niya, hindi siya nagsisisi. May nararamdaman siya para sa lalaki. At sigurado niya yon, kahit ilang araw pa lang sila nagkakakilala. Walang babalang tumayo to at dinampot ang swimming trunks nito. Tumungo to at hinalikan siya nito ng mabilis sa kanyang labi bago to umalis. Ngayon din niya to naag-abalang takpan ng kahubda nito. Paliba sa isa kabilang kwarto lang naman to lilipat. Pagkalabas nito ay saka siya napaiyak. Just like that? Wala man lang silang pag-uusapan after it happened? Bakit? Ano bang ine-expect niya? Ang alukin siya nito ng kasal dahil nakuha na nito ang kanyang virginity? Kahit masakit ng kanyang kasalanan ay pinilit niyang bumangon para pumunta sa banyo. Nagbabad siya sa ilalim ng shower at hinayaan niya ang kanyang mga luhang madala ng malakas na bagsak ng tubig mula sa dutsa. Malinaw ang lahat na wala niya anumang nararamdaman sa kanya si Manuel. Kundi pagnanasa at galit na rin marahil dahil anak siya ng kinamuhian nitong tao. Ganun pa man ay wala siya ni katiting na pagsisisi. Habang buhay na dadali niya sa kanyang puso ang pagmamahal na yun para sa lalaki. Hindi siya umaasa ng maski ano dahil wala naman siyang dapat asahan. Sasarilinin niya ang mga damdamin yun para dito. Lumabas siya ng banyo at nagbihis ng makapal na pajama. Pagkatapos ng nangyari parang nanghina ang kanyang pakiramdam. Nang tingnan niya ang kama ay nakita niya ang bakas ng kanyang pagkabirhen sa kulay light peach na bedsheet. At muli na namang nanungaw ang luha sa kanyang mga mata. Pero agad din niyang pinigil ang pagpatak niyon. Ano ba ang dapat niyang iyakan? Hindi siya pinilit ni Manuel. Ginusto niya rin ang nangyari maski hindi niya alam kung bakit niya ginusto yun. Ngunit ang nagpapasakit sa kanyang kalooban ay ang katotohanang walang nararamdaman sa kanya ang lalaking pinagkalooban niya ng kanyang pagkabirhen. Hindi agad siya nakabangon kinabukasan. Masakit ang kanyang mga kalamnan at pakiramdam niya ay tatrangkasuhin siya. Nang damhin niya ang kanyang liig ay mainit ngayon. Alas 8 ng katukin siya ni Aling Viring. Hindi to sanin na tinanghatanghali siya ng gising. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Tanghali na nakabalot ka pa rin ng kumot. Agad na lumapit to at dinama ang kanyang noo. Aba may sinat ka ah. Nataranta na to. Sandali at kukuha ako ng bimpo at nang mapunasan ka. Ipag-aakit na lamang kita ng pagkain para makakain ka muna bago ka uminom ng gamot. Hindi na niya napigilan to. Hinayaan na lamang niya to. Hindi naman niya maaring sabihin dito na dahil sa nangyari sa kanila ni Manuel kaya nilagnat siya. O dahil na rin marahil sa emosyon at sari-saring isipin. Maya-maya lang naman ay sigurado siyang mawawala rin yun. Hindi nagkatotoo ang akala niyang agad mawawala ang pamimigat ng kanyang katawan. Magapong hindi na siya nakalabas ng kwarto. Gustuhin man niyang itanong kay Aling Viring si Manuel kapag binibisita siya nito maya-maya, wala siyang lakas ng loob. At laking pasalamat niya lang na ito na mismo ang mabanggi tungkol sa binata. Nang dalhan siya nito ng merienda badang alas 4 ng hapon. Chicken soup ang inihanda nito. Nag-enjoy ng gusto si Sir Manuel sa pag-ikot sa asyenda. Kumain na kanina tanghalit lumarga na naman siya. Nasa kabila naman siya ngayon kasama si Estacio. Pagbibigay impormasyon nito. Hindi ho ba niya ako tinatanong? Gusto niya sanang itanong pero nahihiya siya. Mabuti naman ho. Tinawagan niya pala niya ang kanyang mama kanina sa Manila. Darating daw bukas kaya pinalilinis din niya ang master's bedroom. Ngumiti siya pero hindi siya nagsalita. Malapit na nga mawala siya sa bahay na to. Marahil, wala nang dahilan para magtagal pa siya rito. Nabuo ang balak niyang kapag naayos ang lahat sa paglilipat ng asyenda sa Zaragoza kay Manuel, lilipat na siya sa bayan. Aling Viring, sasama ba kayo sa akin kung sakali magsisimula ako ng bagong buhay? Bakit? May balak ka bang umalis? Hindi ka naman pinapaalis si Sir Manuel ah. Ayoko makulong sa mga alaala sa lugar na to, Aling Viring. Ibang alaala ang ibig niyang sabihin. Mas matimbang sa kanya ngayon ang alaala na namagitan sa kanila ni Manuel. Alam mo namang hindi kita pwedeng pabayaan. Napamahal ka na sa akin at kung nasaan ka, naroon din ako. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat, Aling Viring.
Basta nasa likod mo ako anuman ang desisyon mo sa buhay. Dinala na rin siya dito ng dinner bandang alas 7 ng gabi. Nariyan na si Atty. Alejandro at tinatanong ka. Nasaan mo siya? Kumakain kasama si Sir Manuel. Ang sabi ko may sinat ka kaya hindi ka makalabas. Nakaramdam siya ng lungkot. Mabuti pa si Atty. Alejandro. Naalala siya samantalang si Manuel porque nakuha na ang gusto ay hindi mo lang siya maalalang itanong. Binaba niya ang plato sa tray. O ayaw mo na? Konti pa lang ang nakakain mo ah. Ininom na lang niya ang fresh orange. Busog na ho ako. Iniligin nito ang isang tableta para sa lagnat sa kanyang palad. O inumin mo to para tuluyan ang mawala yung sinat mo. Nang masiguro nitong maayos ang kalagayan niya ay saka pa lamang siya iniwan nito. Inoon niya ang television set at halos bumagapon siyang natulog kaya malamang hindi agad siya dalawi ng antok. Gusto niyang maglibang-libang. Sawa na rin siya sa kakabuklat ng mga magazine at kababasa ng mga libro. Mag-alas 9 na nang may kumatok at akala niya si Aling Viring para i-check ang kalagayan niya. Si Manuel ang iniluwa ng pinto ng bumukas yun. Sabi ni Aling Viring ay may sinat ka daw. Dire-diretsyong naupo to sa kama at dinama ang kanyang noo. Gusto niyang maluha sa simpleng gesture na yon. Pinigil niya ang pangnginginig ng kanyang boses. Okay na ako, sinat lang naman talaga to. Palagi ko dahil yan sa nangyari kagabi. It was your first time and it's expected in some cases na nagkakalagnat ang mga babaeng na di-virginize. Napatungo siya. Ayoko na sanang pag-usapan pa yun, Manuel. I'm sorry. Siguro it's better kung inom ka ng antibiotic para maiwasan ang pagkakaroon ng infection. Please, Manuel. I'm just being honest. Tumayo to at dire-diretsyong lumabas ang pinto at tinilapat yun. Sa kanya tinuli ang pag-iyak. Na-touch na sana siya sa gesture ng lalaki kanina. Pero bakit parang wala man lang pagkakaalam na nawala ang virginity niya? In just a snap? That was her most precious possession. Kung naging ibang lalaki lang to ay pinagkait na niya yun dito. Sa kanyang kwarto ay hindi mapakali si Manuel. Kagabi pagkatapos siyang maangkin si Elsa, mixed emotions sa kanyang naramdaman. He searched his heart at may kakaibang nararamdaman siya para sa babae. Pero hindi niya pwedeng basta kalimutan ang ginawa ng papa nito sa pamilya niya. Isa pang dahilan na mas matindi ay si Antoinette. Malapit na silang ikasal. Ngayon hindi niya alam kung matutuwa o magigilty siya sa nangyari kay Elsa. Nasasaktan siyang nakikita niyang nagdurusa to. Alam niya, nararamdaman niya na may pagtingin to sa kanya. Hindi ba't iyon naman talaga nais niya? Ang mapaibig to? Makuha at pagkatapos ay iiwang parang basahan? Well, it was done. Finish. Tapos na ang kanyang misyon. He had already gotten even with Don Artemio. At wala na siyang pakailan pa kay Elsa Zaragoza. Kinabukasan, pinilit ni Elsa na bumangon kahit medyo nanghihina pa siya. Ayaw niyang isipin ni Manuel na kaya siya nagkasakit ay dahil sa unang karanasan niya sa sex. Maaring may point ang lalaki pero ayaw niyang isipin yun. Nagpunta siya sa eskwelahan at pinilit niyang maging normal ang buong umaga. Bandang alas 11:30 ay pinasundo siya ni Manuel sa isang tauhan ng asyenda. Dumating na raw ang mama nito. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, nagdarasal siya na sana hindi galit sa kanya ang mama ni Manuel. Pero imposible yun. Kung si Manuel nga na anak lang ay halos kainin siya ng buo nang unang magkita siya nito. Ano pa kaya ang magiging reaksyon ng mama nito na syempre ay masasaktan sa ginawa ng kanyang papa? Abot-abot ang kanyang kaba habang papasok na siya sa malaking gate at tinutuntun ang mahabang sementadong daan na tumutumbok sa mansyon. Agad na sumalubong sa kanya si Aling Viring sa main door. Nasa dining room sila. Wika nito. Mukhang mabait naman si Senyora Felisa. Halos silayan siya dito papasok sa kabahayan. Tiyak na magugustuhan ka niya. Sana nga. Dasal niya. Pagpasok na pagpasok nila sa dining room ay agad na tumayo ang isang matandang babae. Pusturyosa to at palagi nakangiti ang mga mata. You must be Elsa? Lumapit siya at nagbano rito na kinagulat nito. God bless you. Niyakap siya nito. Halika na at sabayin mo na kaming kumain. Nalito siya. Hindi ba dapat kapuotan siya nito? Kinakabahan pa rin siya habang napapalantastikuhang tinitingnan niya to. Mabait nga to. Hindi na siya nakabalik sa eskwelahan. Nagpasama sa kanya ang ginang sa paglilibot sa buong mansyon at nikatiting na sumbat ay wala siyang narinig dito. Nagpatayo ka raw ng eskwelahan sa loob ng asyenda?
Tanong nito nang nakaupo na sila sa mga upo ang kahoy sa veranda. Opo, preparatory school lang po. O eh bakit hindi mo palakihin? Salip na sagot din ang tanong nito ay iniba niya ang usapan. Ma'am, huwag po sana ninyong mama samain kung magtatanong ako sa inyo. Go ahead, ano yun? Eh, hindi po ba kayo galit sa akin? Anak po ako ng taong naloko sa asawa niyo nung araw. Umiling ito. Exactly, anak ka lang niya at wala kang kinalaman sa kanyang ginawa. Nung araw ay malaki ang galit ko sa iyong ama. Pero habang nagdaraan ng mga taon, nawala unti-unti ang galit sa dibdib ko. Ipinagpa sa Diyos ko ang lahat. Sabi ko balang araw, may babalik din sa amin ang asyenda. At eto nga, nakatuntong una ulit ako sa pag-aari namin. I just let go of my bitterness. At una pa lang kitang nakita na siguro ko nang hindi mo nakuha ugali ng iyong ama. Marahil ay pinalirki kang mabuti ng iyong ina. Minahal din po ako ni Papa. I'm sorry, Iha. I didn't mean to hurt you. Of course, alam kong minahal ka niya. Wala namang magulang na hindi magmamahal sa anak. Ang ibig ko lang sabihin, iba-iba ang pagpaparamdam ng mga magulang ng pagmamahal. Ngumiti siya. This old woman had a pure heart. Nang mapagod to sa kakaikot, inhatid niya na to sa master's bedroom. Hinayaan muna niya na magkapagpahinga to. Tumuli siya sa kanyang kwarto para makapagpahinga rin. Nakaupo siya sa single couch at nagbabasa ng libro nang may kumatok. Si Manuel ang napagbuksan niya. It seems you're okay already. Sabi ko naman sa'yo, sinat lang yun. Nalamigan lang ako sa swimming pool. Bahagya siyang umurong dahil palapit ng palapit to sa kanya. Dumiretso to sa loob. Gusto ko lang sanang magpahinga. Aniya, ngumiti naman to. Relax, I won't touch you now. Not now. I'm going to finish the inventory report today. Bukas iko-compute na ng accountant ang lahat at magpipirmahan na tayo ng date of sale. Hindi siya umalis sa pinto. Maya-maya nag-akmang lalabas na rin to. Pero bago to lumabas ay mabilis na kinabig siya nito at hinalikan siya sa mga labi. I missed you. Sabi nito bago tutuli ang lumayo. Napata siya. Hinawakan niya ang kanyang mga labi at nangihina ang mga tuhod na napaupo siya sa couch. Chapter 6. Magkakasado sila sa hapunan. Masayang masaya si Mrs. Madrigal. Alam mo anak, ang mami miss ko lang dito si Emilia. Saad nito? O bakit hindi niyo piliting dito na tumira? Hindi raw niya kayang mawalay ng matagal sa mga apo niya eh. Hinarap siya nito. Ikaw Elsa, may boyfriend ka na ba? Caught unguarded siya. Wala po. Yung ganda mong yan? Hindi na siya kumibo. Wala nga po akong boyfriend pero hindi na po ako virgin. Courtesy of your son Manuel. I love your son but he doesn't love me. Gusto sana niyang sabihin. Makauligan tumingin to sa anak nito. Mahina mga binata rito. Kung ako sila, hindi na kita pakakawalan. Saad nito. Pagkatapos silang kumain, inag-usap sila namang ina sa master's bedroom. Salamat anak sa pagbabawi mo sa asyenda natin. Kahit wala ang papa mo, pakiramdam ko'y nasa paligid lang siya. Halata sa mukha ng kanyang mama ang sobrang kasiyahan. It's all for you, mama. Niyakap niya to. Eh ikaw, wala ka ba talagang balak mag-stay rito? Dadalo-dalo na lang ako tuwing katapusan ng buwan, mama. Tatawag ako madalas. Hindi ko pwedeng papayaan ng firm. Dugo at pawis namin ni Andres ang naging puhunan namin bago na-establish ang firm. O siya, siya bahala ka na. Basta sigraduhin mong buwan-buwan, tadalo ka rito ha. But of course, mama. Manuel, don't you find Elsa attractive? I do. In fact, I already had her. Hindi ko mapigilan ang sarili ko when I get near here. Mama, anak siya ni Don Artemio. So what? Hindi niya nakuhang ugali ng kanyang ama. At gusto mo siya para sa akin? Tumango ito. I don't know, basta I can sense na mabuti siyang tao. Magiging mabuti siyang asawa at ina ng iyong magiging anak. Mama, I'm already engaged to be married. Ang sa akin naman ay paligay lang. Siyempre, wala akong karapatang saklawan ng desisyon mo. Sorry kung nagiging makulit ako ha. Siguro nga, hindi na ako dapat pang tumutol sa kasal mo kay Antoinette. I'm being unfair to her. I'm sure you like her. She's lovable.
Just give her a chance. Hindi ito nagsalita. Alam ko napagod kayo sa maghapong pag-iikot kaya magpahinga na kayo. Wika niya rito. Marami pa kayong gustong puntahan bukas, di ba? Marami kayong namiss na buong hasyenda na gusto niyong maikot lahat. Lumabas na siya pagkatapos niyang halikan to sa noo. Nagtungo na siya sa kanyang kwarto. Nag-shower siya at nagsuot ng boxer shorts. Paghiga niya ay muling inukupa ni Elsa ang kanyang isip. Nagsali-salita ng mga sinabi ng kanyang ina. No doubt, she had special feelings for Elsa. At nang sumagi sa kanyang isip ang nangyari sa pagitan nila, muli nag-init ang kanyang pakiramdam. Natagpuan na lamang niya ang sardining kumakatok sa guest room. Mahinang-mahinang katok. Bumukas ang pinto at agad siyang pumasok sa loob ng walang paalam. Nakita niyang natigilan si Elsa at sinamantala niya ang pagkakataon. Inilak niya ang pinto at agad niyang hinuhuli ang mga labi nito sabay hapit sa bewang nito. Ni hindi ito nagpumiglas nang ihiga niya sa kama. Naging mabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap ay nahubad niya sa ang satin nightdress nito. Pati ang underwear nito. Kahit kailan hindi siya magsasawang halikan to. At kapwa na sila nag-i-enjoy sa ginagawa nila. Matagal, napaka-intense. Ilang beses na narating nila ang rurok ng kaligayahan. Nakatulog nung nakaunan sa isang braso niya. Nanatili siyang gising. Nakatunghay sa magandang mukha nito. Hindi niya alam kung awa o pagmamahal ang nararamdaman niya para dito. O last kaya, hinaplos niya ng kalibang kamay ang pisngi nito at inalis ang ilang hibla ng buhok na nakayungyong sa pisngi nito. Baka sa mukha nito ang kainusentihan nito at sinamantalya ang kahinaan nito. May kung anong bumaral sa kanyang lalamunan. Nagigilty ba siya? Ayaw niyang madagdagan ang bigat ng kaloob ang nararamdaman niya. Huli na to at hindi na niya guguluhin pa ang dalaga kahit kailan. Tama na ang paghihiganti. He should let go of his bitterness kagaya ng matagal lang sinasabi ng kanyang mama. Kawawa naman si Elsa na siyang magdurusa kung lubos ang mahuhulog ang loob nito sa kanya. Dahan-dahan inalis niya ang kanyang brasong nadaganan nito. Masuyong hinalikan niya ang dulo ng ilong nito bago siya patiyad na lumabas ng silid. Maaga nagising si Elsa kinabukasan. Magaan ang kanyang pakiramdam sa sobrang kaligayahang nadama niya kagabi. Hindi niya kailangan ng mga salita buhat kay Manuel para makontento siya sa binibigay nitong panahon sa kanya. She now knew she loved him at wala siyang pakialam sa mga darating na konsekwensya. Sayang nga lamang at nakatulog siya at hindi niya namalay nang lumabas ang binata. Nadatnanan niya to at ang mama nito sa dining room nang bumaba siya. Humalik siya sa ginang at sinilipan si Manuel. Pero nag-iwas to ng tingin. Parang sinundot ang kanyang puso. After what happened last night, bakit parang naging indifferent na naman ito sa kanya? Elsa, huwag ka munang aalis. Daratingin si Atty. Alejandro at ang accountant para mapirmahan na ang deed of sale ng Hacienda Zaragoza. Ang mama nito ang sumagot. Do you think that is necessary, Manuel? I mean, masyado nang malaki ang Hacienda La Carlota para sa atin. Mama, everything is settled already. Napag-usapan na namin doon Elsa and she had agreed. Nakatungo lang siya. Hindi ang pagkawala ng Hacienda Zaragoza ang labis na nagpapasakit ng kanyang kalooban, kundi ang pagwawalang bahala ng binata sa kanya. Marahalip pampalipas oras lang talaga ang turing ito sa kanya at wala ng iba. Alas 9 nang dumating sa Atty. Alejandro at ang accountant. Ipinabasa sa kanya ang deed of sale, ang inventory at ang mga ari-arian sa Hacienda Zaragoza. Umabot sa 76,800,000 pesos. Iniabot ni Manuel ang 12 pirasong manager's check sa kanya. Only one of them, worth 10 million, is dated. The others are post-dated. Wala akong ganyang kalaking halaga sa bangko ngayon. Ayoko na mamanghiram ng pera kay mama. Hindi niya inabot ang mga cheque. Ibinaba nito ang mga yun sa harap niya. Siguro na may that's fair enough. Parang may nakabara sa kanyang lalamunat kapag hindi niya napigilan ay baka mapahagulhul na siya ng iyak. Kinuha niya ang sign pen sa kamay ni Atty. Alejandro at mabilis sa pinirmahan niya ang deed of sale. Dinapot niya ang mga cheque at saka siya tumayo. Excuse me. Sa guest room ay nag-iiyak siya. Alam naman niyang wala siyang dapat iyakan. Marahil ay nagsiself-pity lamang siya. Niwala siyang kakampi. Wala na marahil dahilan para magtagal pa siya sa Hacienda La Carlota. Sa lalong madaling panahon ay aalis siya ng mansyon. Maghanap siya ng malilipatang lugar. Total ay makakapagsimula siya ng maayos sa perang ibinayad ni Manuel. At sobra-sobra pa yun. Ang dated check na 10 milyon ay pwede na niyang pasimulan.
ibabalik na niya ang iba pang tseke. Hindi na niya kailangan ng napakalaking halaga. Sobra-sobra na ang 10 milyon. She composed herself. Kailangan niyang magpakatatag at wala siyang asa ang iba kundi ang kanyang sarili. Mamaya ibabalik niya kay Manuel ang ibang tseke. Nang lumabas siya ng kwarto pagdating ng tanghali ay wala na si Manuel. Ang sabi ni Aling Viding ay kasama raw nitong umalis at ni Alejandro. Naisipan niyang kay Mrs. Madrigal na lang ibigay ang 11 piraso ng post-dated checks. Inatok niya ito sa master's bedroom. May hawak itong Bible ng pagbaksan siya nito. Hi, Iha! Anything I can do for you? Tuloy ka. Nilugan nito ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok siya at umupo siya sa kama. May ibabalik lang po sana ako kay Manuel. Inabot niya rito ang mga cheque. Bakit mo babalik ang mga to? Tama na po yung 10 milyon, ma'am. Napag-isip-isip ko, sobra-sobra na po yun. Dapat nga wala akong makuha ni Cinco. Iha, sa'yo to. Ibinigay mo kay Manuel ang buong puso ang inyong asyenda. Inangkabo ang halaga ng asyenda sa Ragosa kaya dapat na sa'yo to. Pilit itong ibinalik ang mga cheque. Hindi niya tinanggap ang mga yun. Masuluwag po ang dibdib ko kung ibabalik ko ang mga yan, ma'am. Okay, ibibigay ko kay Manuel ang mga to. Pero ipangako mong hindi ka alis dito sa asyenda. Iturik mong sayo na rin to. Gumiti lamang siya at hinilikan niya to sa pisngi at lumabas na siya ng kwarto. Alas 5 ng hapon na biglang pumasok sa kwarto niya si Manuel. Hawak nito ang mga cheque. Bakit mo binalik ang mga to? Tama na ang 10 milyon sa akin, Manuel. Aalis ka rito? Hindi siya sumagot. Okay, kung ayaw mong tanggapin ang mga to, magpapagawa ako ng isang agreement kay Attorney Alejandro. You'll be a minor stockholder ng asyenda simula ngayon. I-invest mo ang amount na to. Itinas ito ang mga cheque. At nakatalikod na to bago pa man siya makasagot. Sabado ng umaga, hindi inakala ni Elsa na lalong madaragdagan ang sakit ng dibdib na nararamdaman niya. Nasa garden sila ni Mrs. Madrigal nang dumating si Manuel. Pero hindi ito nag-iisa. Isang blonde na babae ang inalalayan nitong bumaba mula sa passenger side ng pickup. Agad na lumapit ang babae sa gaynang at hinilikan ito sa pisngi. Hi, Mama! Pilit ang naging ngiti ng gaynang. I'm glad to see you here, Antoinette. Lumipat ang tingin ng babae sa kanya. Nagsalita si Manuel. Antoinette, I'd like you to meet Elsa, minor stockholder ng asyenda. Siya yung ikinukwento ko sa'yo on our way here. Elsa, she's Antoinette. His fiancée. Dagdag ng babaeng nakataas ang isang kilay. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Naglamig ang buo niyang katawan. Nakbayan agad ni Manuel ang babae. Let's go? Para makapagpahinga ka muna? I'm sure pagod ka sa biyahe. Anito at iginian na to papasok sa bahay. Naiwan siyang halos madurog ang kanyang puso sa pagdurusa. Something's wrong, Elsa? Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Nilalamig ka? Wala po. Masama lang ho talaga ang pakiramdam ko kanina pagising ko. Pagsisinungaling niya. Naku, Eddie, magpahinga ka nilang sa kwarto mo. Nayayayaya pa kasi kitang mag-gardening. Yun naman pala masama ang pakiramdam mo. Sige ho, papasok muna ako. Papasok na siya sa guest room nang narinig niya malakas sa tawanan ni Antoinette at Manuel sa kwarto ng huli. Sabik na sabik maral sa isa't isa ang mga to kaya doon agad nagtuloy. Maya-maya ay nawala ang tawanan at nabalot ng katahimikan ng kabahayan. At parang pinipiga ang puso niya sa sobrang pagdaramdam. Wala siyang dapat ipagselos at wala siyang ugnayan ni Manuel. Maliban sa ugnayang sexual. Mag-aasawa na pala to at ginawa lang siya nitong panakibutas kapag namimiss ito ang girlfriend nito. Bigla siya nakaramdam ng self-pity. Ano nga bang panama niya sa isang sosyalerang babae? Kilos at pananalita pa lang inito ay maari ng ipagmalaki ni Manuel. Samantalang siya ay isang simpleng babaeng probinsyana na maganda man ay hindi naman moderna. Isa pa ay anak siya ng kinamumuhian nitong tao. Ilang beses siyang sinundo ni Aling Viring para sa pananghalian pero hindi siya sumama rito. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Tinatanong siya ng matanda kung bakit pero hindi niya maaring sabihin dito ang tunay na dahilan. Dinala na lang siya nito ng pagkain. Nang oras ng hapunan ay hindi na siya nakatanggi nang si Mrs. Madrigal na ang sumundo sa kanya. Inabot naman siya ng hiya kaya pinagbigyan niya ito. Mabilis siyang naligo pagkalabas niya ng guest room. Pipilitin na lamang niyang kumilos ang normal sa harap ng mga to. Mag-aalas 7 pa lang kaya nagawa pa niyang putuyuin ang kanyang buhok sa hairdryer. Hinayaan niya nakalugay yun kagaya ng dati.
isang cotton halter dress na hapit sa katawan ng napili niyang isuot. Light lavender yon na may disenyong maliliit na bulaklak. Nabili niya yun sa isang sikat na butik nang minsang lumabas sila sa Maynila ni Melly. Tumigil sila ng tatlong araw sa isang hotel. Treat niya sa sarili ng nakaraang birthday niya. Maari naman siyang bumiyahe sa labas ng bansa pero wala sa vocabulary niya ang magbuhay mayaman. Makapunta sa Maynila ay tama na sa kanya. Meron din namang mga mall sa Bacolod pero napili siya ni Melly para naman daw mapuntahan nila mga mall sa Maynila na nakikita lang nila sa mga TV at sa social media. Siya na lamang ang hinihintay sa hapuna nang bumaba siya. Okupado ni Antoinette ang dating pwesto niya katabi ni Mrs. Madrigal. Magili ang pakikipag-usap sa kanya ng ginang habang kumakain sila. Si Manuel at Antoinette ay busy sa pag-uusap ng tungkol sa mga detalye ng kasal ng mga to. Halos hindi niya malulun ang kanyang kinakain at panayang inom niya ng tubig. "I'm planning to go to the US next month, sweetheart, para magpasukat na ng gown. Kilala ng friend ko si Valentino and I want him to do my gown." Anong babae? Para bang sinasadya nitong iparinig sa kanya yon? Pwede naman nila pag-usapan yun sa isang pribadong lugar. "Bakit naman dun pa? Marami namang magagaling na designers dito." Sagot ng binata. "Mom will pay for the gown. I might as well take advantage of it. Minsan lang ikakasal ang tao, no?" Tumaas ang kilay ng babae. "It's not the price of the gown I'm talking about. I like Valentino to do my wedding gown. Siya ang gumagawa ng mga gowns ng karamihan sa mga friends kong kinasal sa States. At isipin mo na lang ang magiging reaksyon ng mga bisita natin kapag nalaman nilang gawa ng international designer ang gown ko sa wedding natin." Hindi na nakipagtalo ang lalaki. Panay naman ang sulyap ng mama nito sa kanya. Pagkatapos silang kumain, nagtuli agad siya sa kanyang kwarto. Hindi na siya sumama sa tatlo na magkape sa lanay. Hindi na niya kayang pakinggan pa ang mga pinag-uusapan ni Manuel at Antoinette tungkol sa kasal at lalong hindi na niya kayang tingnan ng madalas sa paghahalikan ng dalawa sa harap nila. Naaalala niya ang mga nangyari sa pagitan nila ni Manuel. Hindi pa siya nakakabihis nang katingin siya ni Mrs. Madrigal at dire-diretsyong pumasok to sa kwarto niya at umupo sa kama. "Iha, may dinaramdam ka ba?" Nagulat siya. "Oho, wala po. Masama lang talagang pakiramdam ko, ma'am. I can always listen kung meron kang gustong sabihin, Elsa. I can always be a friend and a mother too. Okay lang po ako." "Sigurado ka?" Tumango siya. Hindi rin pala nakaligtas sa mga mata nito ang uneasiness niya sa harap ni Manuel at Antoinette. Yun ang pinakamahirap na pakiramdam. Ang wala man lang mapaghingahan ng sama ng loob. Ngayon lang siya umibig at nasaktan agad. Tumayo ang ginang. "Basta, kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako." Tumango ulit siya at hinigkan sa pisngi ang mabait na ginang. "Do I have something to know, Manuel?" Nangaako sa naman ang tinig ni Antoinette. "Antoinette, ano naman yun?" Wika niya. "I smell something fishy. Iba ang kilos ng Elsa na yon. As if there's something going on between you and her." Inakbayan niya to. "I've already said she's a minor stockholder in ang hasyenda. At hindi ba naikwento ko na ng buo sa iyo ang istorya ng Hacienda La Carlota? But you didn't mention there's a beautiful girl here with you. At baka akala mo, hindi ko napapansin ang pagsulyap-sulyap mo sa kanya." Lumayo siya. "You're just being paranoid, Antoinette. Hindi pa rin nawawala ang insecurities mo sa katawan. Ikakasal tayo at lahat, puro hinala pa rin ang nasa utak mo." "Paranoid?" Lumakas ang boses nito. I'm not an idiot not to feel there's really something going on. I knew it when I first saw her. And the way you look at her? My God! Sira ulo na lang ang hindi makakapansin nun. Halos kainin mo siya ng buo. Hindi ka ganun tumingin sa akin and even to other girls na pinagselosan ko. Hindi pwede ang iniisip mo because she's the daughter of the man I hate. Yeah, but you like her. For God's sake, Antoinette, I thought you've changed. Ikakasal na tayo, right? Lumakas rin ang kanyang boses. Tila natauhan naman to. Nilipitan siya nito at iyakap mula sa likod. I'm sorry. I love you kaya ako nagkakaganito. Bumuntong hininga siya bago niya inakbayan to. Hindi siya nagsalita at hinalikan niya to sa buhok pero ang nasa isip niya ay si Elsa. He could feel that Elsa was really hurt at naawa siya rito. If only he could do something to comfort her. Kung may babalik lang sana niya ang mga araw.
hindi na sana niya pinaibig at eventually ay inangkin to. Naging mapusok ang kanyang nobya. Ipinilupot ito ang dalawang kamay sa kanyang batok. Let's go inside the room. Alam na niya ang nasa isip nito. Masyadong mapusok to simula pa kanilang dumating to pero nagdahilan siyang pagudsi at masama ang kanyang pakiramdam. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit pagkatapos ang nangyari sa kanila ni Elsa, hindi na ganun katindi ang pagnanasa niya para sa kanyang nobya. They went to his room. Tim siya nagpasalamat dahil hinayaan siya nitong magpahinga. Pinanindigan na niya ang pagkakaroon ng masamang pakiramdam. Habang nakapikit siya sa tabi ng kasintahan, ay si Elsa ang nasa utak niya. He felt guilty for what he had done to her. Sinira niya ang pagkababae nito. Sinayang niya nang ganun na lang ang pinakaiingatan nitong danangal. Ngayon niya napatunay ng sinasabi ni Andres, ang bagay sa mga katulad nilang abogado ay mga simpleng babae, yung mga tipong pambahay, and Elsa best fitted the position. Pero may magagawa pa ba siya? Huli na para pagsisihan niya ang mga nagawa niya kay Elsa at hindi na siya makakaurong sa nalalapit na kasal nila ni Antoinette. Kung umurong man siya, makakaya ba niyang pakasalan ng anak ng kinamumuhay niyang tao at magkaanak dito kung sakali? Ang sagot ng isip niya ay hindi. Pero iba ang itinidikta ng kanyang puso. Handa siyang kalimutan ng lahat if there would be a turn of events at magkaroon sila ng pagkakataon ni Elsa. Pwede niyang patawarin si Don Artemio Zaragoza alang-alang sa pagmamahal niya sa anak nito. Nakatulog siyang mabigat ang kanyang dibdib. Chapter 7. Napamulagit si Elsa sa napagbuksan niyang kumatok sa guest room. Hindi niya inaasahang si Antoinette yun. Hi! Expecting others? Sarkastiko ang tinig nito at tuloy-tuloy ito sa loob. Anong kailangan mo? Sa wakas ay naitanong niya. I'm Frank. I want you to stay away from my boyfriend. Nakatalikod daw sa kanya at nakaharap sa bintana. Wala akong ginagawang masama. Abot-abot ang kanyang kaba. Wala pa. But I'm warning you. 5 years na kami ni Manuel. And not even one woman attempted to break our relationship. Humarap ito. Dahil hindi ako pumayag. At hindi ang isang katulad mo lang na probinsyana ang makakaagaw sa akin sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Probinsyana pala ako eh. Anong kinatatakot mo? At natameme naman to. Hindi na to nagsalita at tuloy-tuloy nang lumabas ng pinto. Naiwan siya nagdiribang ang puso. Kahit paano ay nakabawi siya sa mga sinabi ni Antoinette. At may kung anong pride na naramdaman siya nang malaman niyang pinagseselosan siya ng babae. Kinabukasan, sumabay siya sa almusal. Silang dalawa ni Mrs. Madrigal ang magkausap, samantalang ang walang sawang pinagsisilbihan ni Antoinette ay si Manuel. Ilang hibang papaya at melon ang kinakain ng mga to. Sila ni Mrs. Madrigal ay fried rice, daing na bangus at hiniwang kamatis. Nagluto rin ng champurada si Aling Vining. Siya nga pala mama, we're going back to Manila this afternoon. Total ay nabiling ko na kay Atty. Alejandro ang lahat. Nalungkot naman ang ginang. Akala ko ba mag-stay ka rito for 1 week? Mama, napakarami ko rin problema sa firm. Hindi na alam ni Millet kung paano harapin ang mga kliyente yung naghahanap sa akin. She sends me emails 3 times a day. At saka narito ka naman to oversee everything. Pakakatayin na ako ng Andres. Napakarami naming dapat asikasuhin. Napakarami raw kasong dumating just 2 days ago. Ewan ko nga ba? Puro demandahan na lang ng demandahan ng mga tao. Sumingkit naman si Antoinette. Isa pa mama, we have to rush some things na para sa aming kasal. 8 months na lang bago kami magpakasal. At ayoko na lagi nagmamadali. I want the cardinal to officiate the wedding. Kaya this early, we have to make reservations na. Hindi pa nga namin napupuntahan ng simbahang napili namin eh. Hindi pinansin ang ginang ang sinabi ng mamanunggangin. E kailan naman nabalik mo rito? At kay Manuel to nakatingin. After a month perhaps. Wika ng binata. Bigla ay tumingin to sa kanya at napatungo siya. Nangiyangat niya ang kanyang mga mata ay ang nangingit-ngit na tingin ni Antoinette ang sumalubong sa kanya. If this woman looks could kill, kanina pa siya bumulagta.
Maliba sa Ilinggo, magkasama sila ni Mrs. Madrigal na nagpunta sa bayan para magsimba. Ginamit nila ang kanyang lumang sasakyan, isang lumang modelo ng Mercedes-Benz at siya nagmamaneho. Ipapadala ko rito ang kotse ko para mapalitan ng kotse mo, iha. Nakangiti ang ginang. Tiyak na magugustuhan mo yun. Bagong modelo at regalo sa akin ni Manuel noong last birthday ko. Ang gusto nga niya BMW pero ayoko dahil uso ang kidnapping sa Manila at nakakatakot. At saka sabi ko, sa tanda kong to eh hindi ko na kailangan ng mamahaling kotse. Nakangiti lang siya. Pinaglumaan po to ng papa ko. Gusto niyang ibili ako ng kotse nung dibo ko pero tumanggi ako. Ayoko po ng maluluhong gamit. Isa pa basta tumatakbo pa okay lang po sa akin. Hindi pa naman po ako tinitirik nito. Walang gagamit nung sasakyan sa Manila. Apat ang kotse namin doon. Ibibigay ko sa iyo yun at huwag na huwag kang tatanggi. Basta, pag may gusto akong puntahan, samahan mo ko. Ayaw kasi ng driver namin na sumama rito. Magpaparap nga ako kay Atty. Alejandro nung pwede nating kuning driver. Naaliw siya habang nakikinig sa pagsasalita nito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwalang ni hindi ito nagtanim ng galit sa kanya. Pagkatapos sila magsimba, nag-ikot-ikot sila sa Bacolod City. Namiss ng ginang ang lugar, kaya napili ito. May mga ilang tao pa itong kakilala na na-meet at nakausap. Masayang masaya ito pagbalik nila sa asyenda. Halos gumuho naman ang kanyang mundo nang malaman niyang nakaalis na patungong sa Manila si Manuel at Antoinette. Gusto niyang huwag nang makita ang binata para malimutan niya ito agad. Pero hungkag ang kanyang pakiramdam ngayong malaman niya na umalis ito at isang buwan pa ang hihintayin niya bago niya ulit makita ito. Hindi na niya pinagkakaila sa kanyang sarili na mahal niya ang binata at hindi niya alam kung malilimutan niya ito talaga. Paano niya makakalimutan ito gayong ngayon pa lang ay miss na niya ito. Gusto niyang kunutin ang sarili para magising na siya sa katotohanan. Pero kahit maglupasay pa siya, walang mangyayari sa kanyang nararamdaman. Lunes, maaga pa ay nasa opisina na si Manuel. Nagpatawag siya ng meeting. Present ang lahat ng walong staff. Hiningi niya mga developments ng kasong hawak ng mga associates. Pag-aalas 11 na nang matapos ang kanilang meeting, isinama na nila ni Andres ang lunch sa isang Japanese restaurant na malapit sa Makati. Office nila ni Milet para madiscuss sila ang mga bagay-bagay na hindi nila natalakay sa meeting. Pagkatapos silang kumain, nagpaalam na ang sekretarya para bumalik sa opisina. Sabi ko kasi sa'yo, kumuha ka na ng assistant mo. Anya rito. May mga nag-apply na, may nakaschedule lang 4 for final interview mo. That is kung kailan ka maluwag. Sagot nito. Ikaw na lang bahalang pumili. Total ikaw naman ang makakatrabaho niya. Pag ako hinintay mo, baka hindi ka na magkaroon ng assistant. Okay, masayang tumalikod to. Bukas na bukas din, may assistant na ako dahil tatawagin ko na siya pagbalik ko sa opisina. Nagkatawanan sila ni Andres na makaalis na to. Kawawang babae, wala nang panahon sa sarili sa dami ng trabaho sa opisina. Sabi ni Andres, pag maraming trabaho, ibig sabihin maraming pera. Sagot niya, iniba nito ang usapan. So, okay na pala ang ownership mo ng Hacienda La Carlota? Congratulations, Panyero. Naikwento na niya rito ang mga developments kagabi sa telepono pagdating niya galing ng Bacolod. Well, all is well and that ends well. At ano tong sabi mong i-confide mo sa akin? Panyero, tinamaan ako sa anak ni Saragosa. Yung Elsa? Tumango siya. Nung putya, yan ang habang sinasabi ko. Nabihag ka ng anak ng taong nais mong paghigantihan. Maganda ba, Panyero? Hindi siya basta maganda, Panyero. She's beautiful inside and out. At magkasundo sila ni Mama. That will be a problem. Sigurado magiging problema mo si Antoinette. Sigurado akong si Elsa ang sinisigaw ng puso ko. But I also don't want to hurt Antoinette. You had her? I mean, you already took Elsa in bed? Hindi niya diretso ang sinagot ang tanong. I feel guilty, Panyero. Feeling ko sinira ko ang buhay niya dahil sa ginawa ko. Sa sobrang linis ng kanyang puso, ibinalik niya ang mga checking ibinayad ko sa Hacienda Zaragoza. Pero to be fair sa kanya, pinapirma ko siya ng isang agreement
na nagsasabing stockholder siya ng merger ng dalawang hasyenda. Mahaba pa ang panahon para makapag-isip ka. Pag nagpakasal ka kay Antoinette na may doubt ka sa sarili mo, pagsisisihan mo yan buong buhay mo. I miss her so much, Panyero. Tinapik nito ang kanyang balikat bago nagpakawala to ng malutong na tawa. You must really be in love. Pinaglalaroan ka ng tadhana. Natahimik siya. Aminado naman siyang he was already deeply in love with Elsa the moment he laid his eyes on her. Uy, Panyero, nabanggit ko nga pala kay Loren tungkol sa asyenda niyo sa Bacolod. Pinapabalik niya ang ticket for Hong Kong. Bigyan mo na lang daw ako ng isang linggong bakasyon na dun kami sa asyenda, La Carlota magbabakasyon. O kaya sa asyenda Zaragoza. Kasama mga bata. No problem. Kahit buong summer vacation, dun mo patigilin na mag-iina mo. Tsak na matutuwa si Mama. Pati si Elsa. Mahilig siya sa mga bata. Pagbalik nila sa opisina, niripaso niya ang kasong hawak niya. Gang rape laban sa binatilyong anak ng isang police colonel. Sa makalawa, may preliminary hearing ang kaso. And the way he saw it, mukhang taglid ang kaso at lumalabas sa ito pa ang leader ng grupong ng rape ng isang 15-year-old high school student. Hindi niya alam kung paano niya lulusutin ang kaso. Mamayang hapon, pupuntahan niya ang binatilyo sa presinto kung saan to kasalukuyan nakakulong upang makunan ng karagdagang pahayag. Hindi siya kontento sa puro research lang. Kulang-kulang ang mga detalyeng gusto niyang malaman. Gusto niyang paaminin sa mismong harap niya ang binatilyo para alam niya kung paano idedepensa ang kaso nito. Sa presinte ng Makati City kung saan siya nagtuloy kapag daka, ay kinausap niya ng personal ang abogado at nakuha naman niya ang mga gusto niyang alamin para sa gagawing depensa. Hindi na niya kailangan pagbutihan ng depensa. Sa tingin niya, walang gang rape na naganap. At 100% sure siyang malulusutan ni Irvin Montes ang kaso. In the first place, 17 pa lang to. Umami naman to. Hindi ho dapat madamay ang mga kasama ko. Ako lang naman ang gumalaw kay Cynthia. Pero hindi ko po siya pinilit. Husa naman siyang sumama sa amin. Saad nito. Nakahinga siya ng maluwag. Ang kailangan na lang niyang malaman ay ang background ng babaeng nagdedemanda. May hinala siyang gusto lang nitong magkapera kaya gumawa ito ng eskandalo. Marahil lalaman itong galing sa maimpluwensya at mayamang angkan si Irvin. Meron pa siyang isang buong araw bukas para malaman ang lahat. At kapag napatunayan niyang gusto lang mangwarta ang nagdemanda, hindi nahahaba pa ang kaso. Patang-pata siya pagdating niya sa bahay nila. Ngayon niya namimiss ang kanyang mama. Namimiss niya ang pag-aasikaso nito kapag ganong pagod siya. Naghingi siya ng tea kay Aling Emilia at binitbit niya yun papasok sa kanyang kwarto. Pagdating niya ron, si Elsa naman ang umukupa sa kanyang isip. Nakita niya ang wireless phone at parang may kung anong magnet na nagtulak sa kanya para i-dial ang numero sa Hacienda La Carlota. Si Aling Viring ang nakasagot. Aling Viring? Si Manuel to. Sir Manuel, magandang hapon po. Sinong gusto niyo makausap? Si Mama at sana si Elsa din. Gusto sana niyang sabihin pero inabot siya ng hiya. Naku, nasa chapel po siya. Pwede po kayong tumawag na lang ulit. Maya-maya o di kaya naman, sasabihin kong tumawag siya riyan sa Maynila pag nakabalik na siya rito. Hindi na bali. Si Elsa, kasama ba niya? Ay, narito po siya. Kararating lang galing ng eskwelahan. Gusto niyo pang kausapin? Agad na sumuwasal ang tibok sa kanyang puso. Sige please. Maya-maya, narinig ang boses ng dalaga. Hello? Malambing ang boses nito. Hi, mauumusta lang ako riyan. Tatawagan ko rin sa attorney Alejandro mamaya. Wala raw kasi si Mama nasa chapel. Oo nga raw, sabi ni Aling Viring. Susundan ko nga siya ron eh. Okay naman dito. Bukas pa pupunta rito si attorney Alejandro. Kinakapos siya nung sasabihin. Bakit ganun? Kapag nasa korte siya, hindi siya nauubusan ng sasabihin. Ngayong si Elsa ang kausap niya. At sa telepono lang, wala siyang maisip sabihin. Elsa, gusto ko lang sanang humingi ng dispensa sa mga nangyari. At saka ako naging mag-espang ang pakita sa'yo ni Antoinette. Hindi ito sumagot. Elsa, I want to deeply apologize sa nangyari sa... Don't mention it. Ikakasal ka na at huwag mo nang isipin yun.
I miss you, Elsa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Manuel, please. Totoo, alam ko maaaring hindi ka maniniwala, pero hindi ka na mawala sa isip ko. Dahil ba sa nangyari sa atin? Hindi lang yon. I think I'm falling for you. Ikaakasal ka na nga, Manuel. Pag-uulit niya sa kanyang sinabi kanina. I'm having a second thoughts about that. Sasaktan mo na ng lubusan si Antoinette. Hindi ko sinasadyang mahalin ka, Elsa. Biglay narinig niya mula sa kabilang linya pagkikbi nito. Elsa, are you okay? I'm okay. Hindi lang ako makapaniwala na ayusin ko ang lahat. Ipagtatapat ko kay Antoinette ang totoong feelings ko sa'yo. Ayokong dayain siya. What the hell is going on? Muntik na niyang mabitawan ang telepono at hindi niya namalayan nakapasok na pala ang kanyang nobya sa kanyang kwarto. Naging hysterical agad to. Agad siyang nagpaalam kay Elsa. I'll call you back. Who are you talking to? Si Elsa, no? Tanong ni Antoinette on top of her voice. Hinawakan niya ang kamay nito. Will you calm down? Huwag ka magwala rito. Pinalis ito ang kanyang kamay. And you have the nerve to tell me to calm down? Sagutin mo ang tinatanong ko. Ano yung narinig ko may pinagtatapat ka sa akin? Hindi natin mapag-uusapan to ng maayos kung ganyan ka, Antoinette. Please, be mature enough. You're getting childish again. Umupunta sa kanyang kama at tumutulod ang luha. Okay, I'm listening. Hindi agad siya nakapagsalita. Tinimbang muna niya ang emosyon ng girlfriend. Lumood siya at hinawakan ta sa mga kamay. It's very hard for me, Antoinette. And this will be hard for you also. But I don't want to cheat on you all your life. Tell me directly what you're driving at. Mahina pero mariin ang boses nito. I'm quitting from our plan of getting married. Nanlaki ang mga mata nito at nanginig ang buong katawan. You proposed to me? Tapos ngayon magkukwit ka? At anong kasunod? Makikipag-break ka sa akin? Dahil sa bastard ang Elsa Zaragoza na yon? Lumakas muli ang boses nito. Tumayo ito at nagkukumpas ang kamay sa ere. He tried to pacify her. Please listen to me. Hindi ko sinadyang mahalin siya, Antoinette. Please try to understand. At ako, hindi mo na inisip ang magiging feelings ko? I was very excited to come here para sabihin sa'yo may nakita na ako magandang wedding ring. Tapos all of a sudden, ikakancel mo ang kasal natin? And worst, makikipagkalas ka? Bakit? Dahil ba nakita mo magkasundo ang mama mo at ang babaeng yon? If only I had known. Sana sinumpal ko na sa harap ninyo mag-ina ang Elsa Zaragoza na yon. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Hindi niya kasalanan. At ako pa ang may kasalanan? Nakalimutan mo na yata, Attorney Manuel Madrigal, that I almost gave up everything for you. I gave up my career in the US dahil ayoko mawalay sa'yo. At yun nga kinatatakutan ko, Antoinette. Palagi mo naman lang pinamumukha sa akin ang mga sakripisyo mo sa relasyon natin. Hindi ko kayang pantayan ang mga sakripisyong yan. Kaya mas makabubuti maghiwalay na tayo. I don't deserve your love. Hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal mo sa akin. Niyakap siya nito. No. No, hindi ako papayag. Hindi mangyayari to. This has happened many times. Ilang beses na tayo nag-break at eventually ay nagkakabalikan din. We're meant for each other, Manuel. Nalalabuan ka lang ngayon. Ganyan daw ang mga lalaking ikakasal, nagkakaroon ng doubt. Promise, I'll be a little more considerate this time. Kakalimutan ko nangyari to. Just give me a break. I can totally give up my career for you. At kung gusto mo magkaanak agad tayo, okay lang sa akin. Tinanggal niya ang pagkakayakap nito sa kanya. Antoinette, please. Mas mahirapan tayo pareho pag ganito. Halos magbaga ang mga mata nito. You're so selfish, Manuel. Sarili mo lang ang iniisip mo. 5 years na ang relationship natin, and you will let it go? Just like that?
Pinahid ito ang mga luha sa mga mata. I'm giving you time to think, Manuel. I'm giving you a few weeks. Alam ko naguguluhan ka lang. Pero hindi kita basta isusuko. Naipaglaban na kita sa maraming babae. And this time, kaya ko ulit gawin yun. Lalo't sa isang tulad lamang ni Elsa Zaragoza. Tumalikod na to at pabagsak na sinara ang pinto. Parang sasabog ang kanyang ulo. Hindi niya kailanman iniisip na mangyayari ang ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Naintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang nobya. Pero hindi niya pwedeng ipagpalit ang pagmamahal niya kay Elsa. Alam niyang hindi maaring ipantay ang 5 taong relasyon nila ni Antoinette sa 1 linggong pagkakakilala niya kay Elsa. Pero ang intensity ng nararamdaman niya para sa huli, hindi niya kailanman naramdaman kay Antoinette. He knew he was being unfair to Antoinette. Pero mas magiging unfair siya kung pakakasalan niya to samantalang iba ang laman ng kanyang puso. Hindi siya halos nakatulog ng gabing yun. Sa dami ng kasong hinaharap niya, pinakamatinding isipin ang dinaranas ngayon ng kanyang puso. Ang mga kaso sa korte ay madaling hanapan ng butas at solusyon, pero mahirap lutasin kapag puso na ang problema. Chapter 7. Naging abala si Manuel mga sunod na araw sa pag-aasikaso sa mga nabingbing kaso. Na-dismiss ang kasong isinampalaban kay Ervin Montes dahil sa unang 2 hearings pa lang, napatunayan niyang walang gang rape na naganap at may consent ang babae sa nangyari sa pagitan nito at ni Ervin. Sa sobrang husay niya sa depensa, napaamin niya sa harap ng hukom si Cynthia na pera lang talaga ang habol nito. Kaya kinasuhan nito ang grupo ni Ervin. Thinking na makikipag-areglo ang mga magulang nito sa kanya, bawas yun sa napakaraming dapat pa niyang intindihin. Halos araw-araw na sumunod na 3 linggo ay mihiring siya. Pero hindi pa rin nawawala sa kanyang isip si Elsa. Madalas siyang tumawag sa Hacienda La Carlota para kumustahin to at ang kanyang mama. Hindi na rin kaila sa kanyang mama ang malabo ng relasyon nila ni Antoinette. Pero hanggang ngayon, eh hindi pa rin sumusuko ang babae. Panay pa rin ang tawag at punta rito sa bahay nila sa Das Marinas at sa kanyang opisina. Naaawa siya rito pero talagang hindi na niya kayang dayain pa ang kanyang sarili. Tumunog ang telepono dahil siya ang pinakamalapit doon ay inangat ni Elsa ang auditibo. Is this Elsa? Yes, who's this? This is Antoinette. Kilala mo ako, di ba? Ang fiancé ni Manuel? How dare you flirting with my boyfriend? Hindi mo siya maaring agawin sa akin. I'm sorry, Antoinette. Pero hindi ako nangaagaw. As far as I know, hindi na yata matutuloy ang kasal niyo. Malakas ang loob niya dahil inang sinabi sa kanya ni Mrs. Madrigal. Wala pa naman silang seryosong usapan ni Manuel, pero dama niya pagmamahal ito tuwing nagkakausap sila sa telepono. Kahit na may mga doubts pa rin siya kung totoong pagmamahal na yun, dahil nga sa ginawa ng kanyang papa sa pamilya nito. At naniniwala ka naman sa palabas niya? For your information, plano talaga niyang paibigin ka at iwanan ka niya pagkatapos? He hates your father so much at ikaw ang gagamitin niyang pambayad sa ginawa ng ganid na ama mo sa pamilya nila. Hindi agad siya nakapagsalita. Hey, are you still there? Hindi ka makapaniwala sa sinabi ko, no? Hindi totoo yan. Napatawad na nila maging ang papa ko. Pwes hindi si Manuel. He still hates your father at sinabi niya sa akin yun. I'm doing a favor for you. Paaasahin ka niya. Tapos, kapag nakuha na niya ang loob mo, ay iiwan ka niyang luhaan. Napaiyak na siya. Nagsisinungaling ka. At ano naman ang dahilan para pagsinungaling ako sa'yo? At sa palagay mo, how would I know all about these things kung hindi niya sinabi sa akin? Hindi na niya pinakinggan ang iba pang sinabi nito. Hindi na niya kayang tanggapin pa. Umiyak siya nung umiyak. Tama nga unang hinala niya na piniibig lamang siya ni Manuel. At pagkatapos ay iiwan na parang basahan bilang ganti sa ginawa ng kanyang ama. Pinakagat lamang siya nito sa pagiging mabait nito sa kanya. Nag-iilusyon pa naman siya na sana dumating ang panahon na silang dalawa sa bandang huli at magkakaroon sila ng maraming anak. Pumasok siya sa kanyang kwarto at saka nagpa siya. Kailangan na niyang umalis ng asyenda.
inilagay niya mga magkakasyang mga damit at ilang personal na gamit sa isang maleta. Marami naman siyang perang pwedeng pagsimulan. Ayaw na niyang paabot pa kay Manuel pagbalik nito sa asyenda. Hindi niya kayang makita ang mukha nito. Inakala niyang totoong nagmamahal ka sa kanya kagaya ng sinasabi nito kapag magkausap sila sa telepono. Pinananabikan pa naman niya ang pagbabalik nito at amuning pagtatalik nila. Nang maayos ang kanyang mga gamit, pinutahan niya si Aling Tiring. Ipiniwanag niya rito ang lahat. Bukod kay Mrs. Madrigal ay ang matandang katiwala at si Melly lamang ang nakakaalam ng tunay na damdamin niya para kay Manuel. Sasama ako sa iyo. Bakit hindi? Pero sigurado ka na ba sa desisyon mo? Wika ni Aling Tiring. Tumango siya. Wala na pong dahilan para tumigil pa ako rito. Darating ang araw na higit ako masasaktan. Nagpaalam ka na ba kay Senyora? Hindi pa po. Aba, magsabi ka muna sa kanya. Sige na't puntahan mo na siya at mag-ahanda ako ng mga damit ko. Nakakaawa naman yung matanda. Ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya rito. Gustong gusto kanya, Elsa. May alam po ba kayong maari nating puntahan? Sa bayan namin sa Kabanlakan, maari tayong tumuli muna ron. Kaya mo bang magmaneho ng malayo? Hindi ko na ho dadali ng kotse. Magbiyahe na lang ho tayo. Sige, hanggang mamayang alas 6 ng hapon ay may biyahe papunta ron. Pinuntahan niya ang mama ng binata at kagaya ng inaasahan niya ay nabigla to. Halos hindi makapaniwala. Bakit, anong problema at biglang-bigla aalis ka? Naisara nito ang bibliyang binabasa nito. Nanungo agad ang luha sa kanyang mata. Napag-isip-isip ko lang po na kailangan ko na talagang bumukod. Elsa, may party ka rito sa asyenda. Malaki ang share mo rito. Pero kung susumahin po, wala na ako niising ko na dapat makuha. Ang halaga ng asyenda sa Ragosa ay kulang pa sa panluloko ng papa ko sa inyo. Pero kinalimutan na namin yun, Elsa. Maari pong nakalimutan na ninyo pero hindi si Manuel. Napamulaga to. Sinasabi ko na nga ba at may mas malalim na dahilan pa? Bakit ba biglang-bigla ang pagbabago ng isip mo? Nagkakausap naman kayo ni Manuel. Very vocal siya sa pagsasabing mahal ka niya. At tinayos na niya ang tuloy ang pakikipaghiwalay kay Antoinette. Hindi niya binanggit na tumawag si Antoinette. Ayoko na rin pong maging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Nakatakdaan ang kanilang kasal. Umurong na nga si Manuel dahil napatunayan niyang hindi niya mahal sa Antoinette. Mukhang hindi nito alam kung paano magpapaliwanag to sa kanya. Palabas lang yun ni Manuel para tuluyan akong mahulog sa bitag niya. Gusto sana niyang sabihin. Pero nakapagpasya na po ako. Magdapat ka nga sa akin, Elsa. Hinawa ka dito ang kanyang kamay. Tinawagan ka ba ni Antoinette? Hindi na niya nakuha magsalita. Opo, at napatunayan kung may punto siya. Sinisiraan lang niya ang anak ko sa iyo. Umiling naman siya. Paano kung hindi? Paano kung totoo ang sinasabi ng babae ngayon at sa bandang muli? Masalo siyang masaktan. Mabuti na ang habang maaga pa ay makaiwas siya sa mas matinding sakit ng kalooban. Bakit hindi mo muna kausapin si Manuel bago ka magpasya? Tawagan natin siya, Elsa. Mas makabubuting wag na lang po. Okay, kung talagang hindi kita mapipigilan, saan ka pupunta? Hindi ko pa po alam, pero tatawagan ko po kayo kapag nakarating na ho ako sa pupuntahan ko. Isasama ko po si Aling Viring. Napaiyak na ito. Ipinahatid sila nito kay Canor sa pick-up. Mag-aalas 7 na ng gabi nang dumating si Manuel sa bahay. Tumawag agad siya sa Asyenda La Carlota nang sabihan siya ni Aling Emilia na tumawag ang kanyang mama. Halos iumpog nila ang ulo sa dingding. Bakit siya umalis? Tanong niya kahit alam na niya ang dahilan. Tumawag daw rito si Antoinette. Baka kung ano-ano nang pinagsasasabi ng babaeng yun kay Elsa. Pero mama, bakit hayaan yun na siyang makaalis? Pinigilan ko pero ayaw talaga magpapigil. Alam ba niyo kung saan siya pagpupunta? Pinahatid ko sila kay Canor sa bayan. Pero nagpababa lang daw sila sa paradahan ng tricycle. Itinanong din daw niya kung saan napunta nila pero hindi raw nagsabi. Nagpaalam lang daw siya sa isang kasamahan nila sa eskwelahan, si Melly raw. Napasok po siya sa noo. God, huwag mong itulad na may masamang mangyari sa kanya. Mama, I'll get the first flight to Bacolod tomorrow. Ipasandun niyo ako kay Mang Canor sa airport.
hindi siya magsasayang ng oras at kasihodang nakatambak ang problema niya sa opisina. Bago siya tumawag sa ticketing office ng Philippine Airlines ay si Antoinette muna ang tinawagan niya. Masayang-masaya ang boses ito nang sagutin siya nito. "Hi, sweetheart. Sabi ko na nga ba't hindi mo ako matitiis? Bakit mo tinawagan si Elsa?" Pasigaw na bungad niya rito. "I did not. Huwag ka na magsinungaling, Antoinette. It's over between us. At kahit anong gawin mo, hindi na kita pwedeng balikan. Patawarin ako ng Diyos, pero baka ako anong magawa ko sa iyo kapag may masamang nangyari kay Elsa." Pinindot niya ang end call button ng cellphone. Maaga pa kinabukasan, nasa asyenda na si Manuel. Tinawagan niya kagabi pa si Namilet at Andres para sabihan na biglang pag-alis niya. Ngini para siya nangangapa sa dilim. Wala silang lead kung saan maaring tumuli si na Elsa at Aling Viring. Nagtanong-tanong na sila sa mga taga-asyenda at wala makapagsabi kung taga saan talaga si Aling Viring. May nagsabing taga-Aklanto, may nagsabi namang taga-Iloilo, at may nakapagsabi namang sa isang bayan din lang sa Negros Occidental malapit sa Bacolod City ito nagmula. "Kung kailangang halughugin ang buong Region 6 ay gawin natin." Frustrated na siya. "Ang sabi naman ni Elsa, tatawag siya sa akin. Ano kaya kung hintay-hintay natin ang tawag niya?" Suwestiyon ng kanyang mama. Nagtungo siya sa Kailuarta Learning Center at kinausap si Melly. "May alam ka bang maaaring puntahan ni Elsa? Dumaan daw muna siya sa inyo bago sila umalis ni Aling Viring." Medyo nabuhayin siya ng loob. Dumaan nga sila sa bahay bago sila umalis, pero hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Wala pa raw silang siguradong pupuntahan. "Ibinili lang niya sa akin ang eskwelahan, pero may mas mahalaga akong sasabihin sana sa iyo." "Ano yun?" Tumingin ito sa paligid. "Personal?" Hinila niya ito palabas ng classroom kung saan walang makakarinig sa kanila. "Ano yun?" "Walang ipinaglilihim sa akin si Elsa, at ako palang ang nakakaalam ng sitwasyon niya ngayon." "Anong sitwasyon?" "May hinala siyang buntis siya, Manuel. Hindi raw siya dinat na nung last menstruation niya. 3 weeks na siyang delayed." Pakiramdam niya ay lalong lumaki ang kanyang ulo sa nalaman niya. Hindi niya alam kung ano ang mas matinding nararamdaman niya ngayon. Ang tuwa dahil magkakaanak na sila ni Elsa, o ang pag-aalala dahil hindi niya alam kung nasaan ngayon ang babaeng mahal niya. Basta ang alam niya, dapat na matagpuan niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Kung bakit kasi na-underestimate niyan ang maaring gawin ni Antoinette. Pagbalik niya sa mansyon, ay naroon na si Atty. Alejandro. "What's the commotion all about? Bakit bigla ka napasugod, Manuel? I thought next week pa ang dating mo." "Umalis si Elsa, Antoinette, kasama si Aling Viring." Mabilis ang ikrimento niya rito ang nangyari. "Walang nakakaalam kung taga saan si Aling Viring." "Si Aling Viring? Taga-Kabaldakan si Viring. Nakausap ko siya minsan at nabanggit niyang taga-roon siya. May pinsan akong taga-roon at kilala niya si Aling Viring. Malamang doon sila nagpunta." Nakahinga siya ng maluwag. "Samahan mo ako, Atty. Puntahan natin sila ngayon din. Mangkanor, sumama ka na rin. Kung may mas mabilis pa sigurong paraan para makarating sila sa Kabanlakan, ay ginawa na niya." Ang patakbo nila sa pick-up ay umabot na sa 100 kilometers per hour. Halos 5 oras ang biyahe mula sa asyenda hanggang sa Kabanlakan. Sa isang maliit na baryo sila tumuloy kung saan naroon ang kamag-anak ni Atty. Alejandro. Nakakilala rin ni Aling Viring. Itinuro sila ng kamag-anak ng Atty. Sa kasunod na baryo. Doon daw ang ancestral house ni Aling Viring, kung saan nakatira daw ang isang pamangkin nitong matandang dalaga. Muli, nakahinga siya ng maluwag. Naidasal niyang sana. Naroon nga si na Elsa. Nagulat si Elsa nang humahangos sa kumatok sa pinto si Aling Viring. "Nasundan nila tayo rito!" Bulalas nito. "Nino ho, habang igwawalis ako sa bakuran, nakita ko ang pickup ni Sir Manuel. Pabunta rito. Hindi ko lang alam kung sinong sakay." Humihingal to. Sabay silang lumabas ang silid at sumilip sa bintana. Nakita niya agad si Manuel at kahit hinanakit sa kanyang dibdib, ay pananabik ang unang naramdaman niya. Hindi na siya nakaiwas sa umakyat na to sa hagdan kasunod sa Atty. Alejandro. Nilapitan agad siya nito. "Bakit ka umalis ng asyenda?" Sila niya sana Atty. Alejandro sa Aling Viring na sumunod dito na bumaba. Tumalima naman ng matanda. Umiwas siya sa binata.
Alam ko na ang lahat, Manuel. Hinawa ka rito ang kanyang mga balikat. Anong alam mo? At bakit naniniwala ka agad kay Antoinette? Hindi ba totoo naman ang sinabi niya? Naplano mo lang akong paibigin at pagkatapos, iwan na parang basahan? Nagagawin mo yun para paghigantihan si Papa. Nangyari na yun. Napaibig mo na ako. At ako na kusang lumayo para hindi masyadong masakit para sa akin. Inamin kong iyon ang original kong plano. Pero hindi ko inakalang iibig pala ako ng totoo sa iyo, Elsa. Huwag mo na akong lokohin, Manuel. Iloloko mo lang pati sarili mo. Abogado ako at maaring maraming beses ko nang naituwid ang liko at niliko ang tuwid. Sanay ako magsabi ng kasinungaling at magtahi ng kwenta sa korte. Pero this time, I swear to God, hindi ako nagsisinungaling. Isinusumpa ako sa Diyos. Yan sa ngalan ng magiging anak natin. Napamaang siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sinabi sa akin ni Melly. Lumambot ang puso niya. Hindi pa naman sigurado. 3 weeks ka nang delayed, hindi pa ba sigurado yun? Wala pa akong kakaibang nararamdaman. Kailangan magpa-check up ka na agad. At kailangan mabendisyon na tayo ng Diyos para lumaking malusog ang bata sa tiyan mo. Paano ang kasal niyo ni Antoinette? Kahit magabol siya sa tambol mayor, hindi kita ipagpapalit sa kanya. Ginawa rin siya dito ng halik sa mga labi. Bahagyang itinulak niya to. At tangpuot mo kay Papa? Napatawad ko na siya, Elsa. Niloko ko lang ang sarili ko na gusto kitang makuha para makaganti sa kanya. Pero minahal na kita the very first time I saw you. Mahigpit na niyakap niya to bilang sagot sa mga sinabi nito. Hindi niya inakalang mauuwi rin sa kaligayahan ng pagdurusa ng kanyang puso. Bago magdilim ay nakabalik na sila sa Hacienda La Carlota. Batid niyang walang pinakamasaya ng mga sandaling yun, kundi si Mrs. Madrigal. Lalo na nang malaman nitong malapit na tong magkaapo. May inilihim ka pala sa akin, ha? Kinidatan siya nito at nag-blush siya. Gusto ko'y punuin ninyo ng bata ang mansyon. Dugtong pa nito. Napangiti siya. Mali pala ang nabasa niya na halos lahat daw ng babae hindi makakasundo ang biyan ng babae. Nasisiguro niya ngayon pa lang na magiging magkasundo sila ng ginang. Nang gabing ringing iyon, pinag-usapan nila ang mabilisang kasal. Garden wedding ang napagpasyahan nilang gaganapin sa maluwang na bakuran ng mansyon. Pagkalipas ng halos 2 buwan, isang marangyang kasalan ang naganap sa Hacienda La Zaragoza. Present ang lahat ng staff ng Madrigal and Cardenio Law Offices. Nagbigay ng 2-day company holiday si Manuel para naman makapag-relax din ang staff nila. Panatagal loob niyang walang tututol sa kasal. Hindi si Antoinette na napag-alaman niyang tinanggap na ang kabiguan sa pag-ibig nito sa kanya at nagbalik na sa Amerika upang ipagpatuloy ang inimo nitong karera doon at upang makalimot. Linggo ginanap ang kasal pero Biyernes pa lang ay naroon na ang lahat. Pati ang mag-asawang Andres at Lori, sinamantala na rin ang pagkakataon. Isinama na rin ng mga to ang mga anak para doon na mag-summer vacation. Napagdesisyon na rin niyang ipaubaya na lamang ang pagmamanage ng law firm kay Andres. Ayaw manirahan ni Elsa sa Maynila at hindi naman siya makakapayag na mahiwalay siya sa kanyang asawa at magiging anak. Magtatay na lamang siya ng bagong law firm sa Bacolod para at the same time ay direktang mapapamahalaan niya ang asyenda. Walang pagsidla ng kaligayan si Elsa habang naglalakad siya sa pulang carpet na inilatag sa Bermuda grass. Palapit sa pinakamamahal na lalaki naghihintay sa kanya sa itinayong altar sa bakuran ng mansyon. Suot niya ang beige na wedding gown na simple ang tabas. Wala na siyang mahihiling pa. Puro pa sa salamat sa Diyos ang tahimik na iniuusal niya hanggang sa hawakan siya ni Manuel sa kamay upang magsimula na ang seremonya ng kasal. Matagal na naglapat ang kanilang mga labi nang i-anunsyo ng paring nagkasal sa kanila ang mga katagang. You may now kiss the bride. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Manuel at Elsa. Naway kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless us all!